Mag-umpisa na po tayo. So napaka-inspirational tong itong mga tao na magsasalita po sa inyo. Okay, actually ako, ilang years na rin po tayong member po ng IAM Worldwide. For every testimonies na narinig ko, natulungan po ng product natin. Hanggang ngayon, nababaliw talaga ako sa mga narinig ko ng mga testimonials. So what more pa, ito pa na magsasalita po sa atin. Excited din ako sa kanilang testimony. Alright, pero bago yan, syempre, disclaimer lang po tayo. Alright, so again, we're dito po. Okay, we're not doctors or health professionals here. Everything that we're going to share with you today is purely based on our own experiences. Hopefully, that's clear. Alright? Okay? Alright. So, ganito guys. Hindi ko na patatagalin, no? So, okay, excited na ako, no? Para excited na ako na marinig ang kanilang mga testimonials sa paggamit ng ating mga products. Alam mo, kaya hindi po nakakapagtaka, no? Kung bakit po paparami ang mga members ng IAM Worldwide, we're expanding in different countries. Okay, it's because one of the reason kasi dyan is not just because of the comp plan or business plan of IAM Worldwide, but because of the effectiveness ng product na meron po tayo. Okay, so kung ikaw mismo proud ka sa products natin, no, i-comment mo nga sa baba, I am proud. Ayan, kung proud ka sa mga products natin, comment mo sa baba, I am proud. Yun, no? Sunod-sunod yung mga comments ng ating mga members, no? Nakaka-excite. Right now, we are more than 519 people watching right now in different places all over the world. And I'm sure, dadami pa po ito. Okay, kung excited na kayo, okay, excited na kayo sa pagkakataong ito, sa live na to. Okay? So, ang gawin po natin, guys, no? Kung excited na po kayo, i-click nyo po yung mga reactions po dyan. Yung click like, click heart, click nyo po yung wow reaction, alright? I-comment ano mo dyan, and then comment mo sa baba ng I am excited. Ayan. You know, patagal actually, segundo pa lang, pero umaakit yung mga numbers talaga ng mga audience. So talagang excited na marinig ang mga testimonials ng ating mga mai-interview for this evening. So ito guys, nauunahin na po natin, ano? Okay? Pagkawalan na ka ba, medyo music lang tayo ng konti. Okay, so ganito po. Hopefully, okay ang boses ko, narinig niyo po ako na maayos, so mas maganda, no? So ito guys, unahin po natin tong taon to. Nakilala ko tong taon to when nung madalas pa ako nasa office, napakabait nito at hindi ko akalain na ito meron pala siyang condition before, okay? Na kung saan asungin ko lang nalaman, okay? Na napaka tough and brave itong itong first ma-interview po natin. All right? So ngayon guys, nasa na ba 'yon? Okay. So ito guys, I begin to give you an idea. She was diagnosed with neurogenic bladder visceral reflux, or yung simplest term nito guys, yung ano, nagkaroon siya ng serious urinal problem. Ayan. Which caused recurrent UTI. So every 6 months nagkaka-UTI siya till naging every month. All right? Imagine mo 'yun, 'di ba? So again, na ibig sabihin may problem po yung ano niya, yung pag paano ba to? Paano ba sasabihin? Yung pag-wiwi niya, kumbaga, all right? But because of the product, natulungan siya nito kasi the moment kasi magka-problem yung isang organ mo sa katawan, okay? Damay-damay na po 'yan, okay? So ngayon guys, isa po siya siya po ay nasa Gothenburg, Sweden. All right? And at the same time guys, so right now because of barley, kagandaan nito, wala na pong severe recurrent UTI for more than 3 years. Ladies and gentlemen, I'm so proud and I'm very honored to introduce to you yung pong ma-interview po natin, Mentor Christian Fortu. Hi, amazing morning. Good morning, Mentor. Okay po ba yung audio natin, Men? Yes, okay po ang audio. Okay po ang audio. Malinaw na malinaw. Yes. All. Hi, amazing morning, everyone. Tama po si Mentor Kevin. I'm coming to you live from Gothenburg, Sweden. And the time right now is 2:20 po ng hapon. Medyo makulimlim, pero magandang-maganda pa rin po yung panahon. So actually po, sobrang ninenervyos ako right now. Medyo kinakabahan po talaga ako. Pero this will not stop me to share kasi po meron po akong story that I want everyone to hear. So Mentor Kevs, can you kindly share the screen of the slide? All right.
So, to give you a quick background lang po of myself, yun nga po, my name is Christy Ann Alvarez Portu, and mula po ako sa Morong Rizal. My dad is actually from Romblon, so kaway-kaway po sa mga taga-Morong at taga-Romblon dyan. And I have moved here in Sweden for 2 years and 7 months na po. I'm currently 37 years old. Ayan po, next month. Ayan, nawawala lang po yung slide natin, yes. So currently po, I'm 37 years old and anak po ako ng isang OFW. So yung mom ko po, 14 years old pa lang ako, ng ibang bansa na siya. So syempre po, alam na natin, di ba, na kaya nangingibang bansa ang mga nanay at tatay natin para mabigyan talaga tayo ng magandang buhay. So yun po, nandun na po si mommy for already 20 years. Tapos during that time po na nangingibang bansa ang nanay ko, I had my only child, si Nico. She's now 17 years old. So ang aking pong aspiration is to be a nurse. Ayan. So habang sinishare lang po ni Mentor Kevin yung slide, tutuloy ko na po yung story, no? Ang aspiration ko po is to be a nurse. Kasi primarily, when I gave birth, talaga pong nanay at tatay ko yung nagsustento sa anak ko. So my desire is ibigay din sa kanila, ibalik din sa kanila talaga yung buhay na ibinigay nila sa amin. But then when I was about to take my board exam, actually po, 2 weeks bago mag-board exam, nagkaroon po ako ng severe na urinary tract infection. Dapat hindi na po ako mag-board exam yan. Hindi na talaga ako papayagan ng doktor. But I really said I have to get the chance. So pinayagan lang niya po ako na mag-board exam kung meron akong urinary tract, meron akong urinary catheter. So nung nag-board exam po ako, imagine yung stress ng board exam for 2 days and the stress na meron kang urinary catheter. So sa mga nanganak po, sa mga na-opera, alam ko po nakaka-relate kayo sa akin. Please do type 1 kung na catheter na po kayo or alam niyo po yung sinasabi ko. So ang ginagawa ko po during the board exam, lumalabas po ako, pumupunta sa CR para i-drain. So sana po nai-imagine niyo po no, kung gaano po to ka-stressful. And merong one part of the board na hindi ko na talaga siya na-drain. So tinitingnan ako ng proctor parang ano yung nandun sa palda ko. So totoo lang po, hindi ko na talaga inisip na makakapasa pa ako. Pero thank God, 2 points na lang. Muntik-munti ka na, nakapasa po tayo. Naging registered nurse po tayo. So, men's next po. But then, eto po, nandun na yung vision ko na magiging nurse na nga po ako. Pero nagtuloy-tuloy po yung infection ko, yung UTI. To the point na, nakakatheter po ako for a month. Hindi natatanggal ng doktor, paulit-ulit lang nilang pinapaltan yung antibiotics. Hanggang sinabihan na po ako na meron daw akong itong rare na sakit, tinatawag na neurogenic bladder. Ang sabi po dito, ito daw ay sakit ng mga may spinal injury, brain injury, or yun nga, nerve problem na wala naman po sa history ng pamilya namin. Ang nangyayari po, pag napupuno yung pantog, hindi po ako nakakaihi. Wala akong urge to pee or to empty my bladder. Ito pa po yung pinakang matindi sa lahat. Bumabalik po siya sa kidneys. So, pag masakit na po yung tagiliran ko, alam ko na kailangan ko na umihi kasi bumalik na po sa kidneys yung aking yung pong aking urine. Dumating na rin po sa time na sinabihan na po ako ng doktor ko na hindi na po ako pwedeng magtrabaho kasi bawal mapagod, bawal mapuyat, bawal ma-stress kasi magsha-shutdown po yung aking pantog. Ayan po, no. Noong 2009, naka-bed rest po ako. So, noong 2009, naka-bed rest po ako and tinry din namin pumunta sa albularyo, na po, tinry din namin pumunta sa albularyo para nga po maghanap ng ibang pamamaraan. Hanggang may nakapagbanggit po sa amin ng natural medication or natural medicine, alternative medicine. So napunta po kami doon out of desperation na nga kasi sinabihan ako na possible at that time for kidney removal ako. So I was very young. I was just 23. So ito pong natural way na nakita namin. So okay siya. Yun nga lang, it's 18
18 to 21,000 every 10 days. Tapos meron pong total lifestyle change. But then out of desperation, wala po kaming magagawa, no? I meant pa-back na lang po no slide. Ayan, pa-back lang po muna. So out of desperation po, yan po, mens, yan. Yan po. Out of desperation po, wala kaming magawa. So pinurse po namin itong napakamahal na supplementation. So medyo nag-okay-okay po siya. Kaya, and then nabasa ko nga ito, mens pass, pass next po, yan. Sabi po dyan ni Napoleon Hill, what your mind can conceive and believe it can achieve. Kasi at that time, isa po talaga sa nagsasuffer is yung anak ko. Kasi ako lang po yung sole provider ng anak ko and nahiyang-hiya na po ako na parang nagiging pabigat kami doon sa amin, sa pamilya namin. Though, binibigay naman lahat, kaso sobrang nakakahiya na po talaga. Tsaka, hindi ko makita yung sarili ko or yung sitwasyon namin na lalaki po yung anak ko, na ganun lang po yung aming sitwasyon. So, pinilit ko po talaga na lumaban, umayos. Kaya po, ayan, nakapagtrabaho po tayo. Yun nga lang, after ng na makapagtrabaho, magre-resign, bakit? May sakit ulit. So, paulit-ulit po siya. Magtatrabaho, magre-resign, kasi may sakit ulit. Next comments. Hanggang eto po, nakapagtrabaho nga po tayo sa Lung Center of the Philippines. Pero alam niyo naman po, bilang nurse, very stressful pa rin. Naaalala ko ng time na yan dahil kailangan talaga mag-perform ka. At mataas pong, at malaking hospital po itong LCP. Kailangan talaga performance level. Merong isang time na sa kaayawan kong umabsent, nag-self-catheter po ako at pumasok pa rin ako. Pero yun nga, paulit-ulit pa rin yung aking infection. Meron po akong isang kasama, pag nakikita niya ako sa hallway, ang lagi niya sinasabi, umihi ka na ba? An, umihi ka na ba? An, umihi ka na ba? Kasi alam nila po yung struggle ko. But then we keep on fighting po, di ba? Kasi nga, syempre, para kay Nico, tsaka po para sa pamilya. So dahil po mababa talaga yung sahod ng nurse, at hindi rin po talaga siya nakakasustain para makapagtuloy-tuloy ako dun sa food supplement na gusto ko sanang binibili, naglipat po tayo ng trabaho, naging po tayong next moments call center. Pero then again, alam po natin, pag panggabi ka sa call center, lalo pang na-deprive ang health mo. Pero bakit po natin to ginagawa? Siyempre para makapagtaguyod, di ba po? So, dahil may health card po ako, naging suki ako ng medical clinic and medical city. Kasi nga po, meron ng health card, meron ng magsusustento doon sa aking needs na makapagpa-check up. Ang sad part lang po, naging na siyang routine. Parang nasanay na lang po ako na magpapa-check up, urinalysis, urine culture, ultrasound, and then bibigyan ng antibiotic. Pag hindi na gumaling, papalitan ulit po yung antibiotic. Until such time, eto na po, sinabihan ako next month, eto na po yan, yung hindi ko na po talaga malagay lahat, pero dire-diretso na po yan, na pabalik-balik na po ako, January 2016, sige months, pa-play na lang po. Paulit, dire-diretso na po yan, na pagpapacheck, pangit na nga po yung lab results kasi nga sobrang luma na rin po ano. That was 3 years ago. So, eto po, nagpunta na po ako sa Asian Hospital, sa Medical City, nagtanong if there's a cure. Ang sabi na lang po sa akin, wala na. So sabi, kailangan ko na lang mag-antibiotic every day for the rest of my life at mag-self-catheter every 4 to 6 hours. So, syempre po, kailangan din tumingin tayo ng this one. Yan po, next month. This one that I was showing, ito yung conversation namin nung doktor kasi nga close monitoring na talaga sa akin kasi sinasabi ko may UTI na naman po ako. Ayan po, next comment. Tapos, sadly, nung nagpunta po nga ako sa Asian, nagpatingin na rin po ako doon for second opinion, sinabihan na po nila ako na for left kidney removal. Pero, kailangan namin ng 1 million. Pero at the day na nandun ako, ipinrep po nila ako sa operation. May iniintay lang daw silang specialista. Yun po palang specialista na iniintay nila, yun din po pala yung doktor ko sa Medical City na nagsasabi sa akin na wala na pong lunas.
Tanong ko nga po eh, kung tatanggalin po ba yung left kidney ko, masasolve po ba yung problem? Ang sagot is no. Kasi hindi naman kidney yung problema. Ang problema yung pantog. So, ibig sabihin, ang end result, kung left ngayon, right naman ang susunod. So, dito na po yung time na nag-try kami talaga mag-gather ng fans. Bumalik po ako sa pag-antibiotic. Next comment. At syempre po, pinag-pray po talaga natin kay Lord, diba? Sabi nga dito, it costs money to stay healthy, but it's even more expensive to get sick. So, patuloy lang po tayong nagdasal. Next po. Na sana if there's a better way. Dito po dumating yung I Am Worldwide. Through my mentor, si Mentor Rachel Palomo and si Mentor Sam Palomo. Pinakilala po nila sa akin ang pure organic barley. Next comments. Ayan po. Unang-una po sa lahat, napakamura po niya. At the price of 1,000 pesos, alam niyo po, matitake ko na siya in 10 days. Pangalawa po, I'm already, sabi pa nila, kapag ka daw naging part ako ng I Am Worldwide, I will have the discount. So, naisip ko, wow, lifetime discount. Samantalang, dun sa una ko pong kinukuha na ng food supplement, mag-aantay pa talaga ako kung kailan lang po sila magpapa-discount para makakuha po ako ng half the price. But dito, sa I Am Worldwide at sa Barley, lifetime na ako na 50%. So, pangalawa pa po, very sustainable siya para sa akin. Bakit? Kasi po, kapag ka meron akong isang barley at nakapag-share ako or nakapagbenta ako ng isa, yung akin, libre na. Actually, right now po, I'm not buying my barley anymore. Halos nakukuha ko na lang po siya ng libre. Kasi nga, pagka ikaw ay member, 50% discount ka. So, I find it to be very sustainable. Tapos, sobrang convenient po. Nung akong nagkakasakit, nagkaroon ho ako ng lifestyle change. Alam niyo po ba, in one sitting, kailangan kong kumain ng kamote, saging, mais. Kakainin ko lang po yan, halos nakakapagod, ngumuya. Kung pwede nga lang yung mga kasama ko po sa bahay, sila na yung ngumuya para sa akin, para lang makuha yung nutrition. Samantalang home dito, sa Barley, isang sachet lang, titimplahin ko lang siya at iinumin. Plus, syempre, very convenient pa in a sense na doon po sa dati kong supplementation, 24 capsules po in a day ang iniinom ko. Samantalang sa Barley, di ba po, isang sachet lang and then I increased my dose later on. Eh, nandun na po lahat yung pangangailangan ko. Next comments. At dahil po dyan, nakita ko po talaga na nagkaroon ng change. Ang una pong nakapansin is yung Swedish boyfriend ko. Sabi niya, parang love, hindi ka na nagko-complain sa tagiliran. Kasi every time po na tumatawag ako sa kanya, sasabihin ko na ang sakit ng tagiliran ko. Tapos napansin ko na po, malakas na akong umiike. And I really thank God kasi until now po, I've been taking this product for 3 years now. Hindi na po ako nagkakaroon ng recurrent UTI. I'm perfectly well, I'm perfectly healthy, I'm able, and I'm capable. So, nung nagpunta po tayo dito, dinala po natin sa Sweden ang pure organic barley. Next comments. At kasama po ang ating mga mentors. Yan po. Especially po, shout out to Mentor Mitch, no? Marami po tayong nakilala dito po sa Sweden na nangangailangan din po ng products. Kasi nga po, next comments, yung hope po, yung pag-asa na nakita natin sa produktong ito, di ba po, if you find something that had helped you, ikikip mo ba siya sa sarili mo? Di ba po, hindi. Hindi mo siya kakayanin. There are people out there who needs it. Kaya po, ishinare natin. One of the people that were able to help, i-message niya lang po ako sa Facebook kasi nakita niya na meron akong sinishare na barley. At napanood niya ang testimony ni Ms. Marie Tony. She's Ate Marquisa Barbon. She's a healthcare worker here. Cancer survivor. After 6 months with 15 chemotherapy, 3 times a day of barley, after 6 months po, naging cancer free po si Ate Marquisa Barbon. And after 2 years of taking the product, bumalik na po ang menstruation niya. The next would be, next comments, one of our strongest testimony, and he's very, very proud to tell the world na natulungan po siya ng products natin. Mentor Anderson Vlad has suffered with four slip discs
since 2016 naka-wheelchair po siya. But then after taking the products of IAM Worldwide, after 1.5 months, unti-unti na po siyang nakatayo at unti-unti po siyang nakalakad. On the other side po, yung kasama niya si Mentor Gemma Shinblad, ang kanya pong asawa. So these are just a few testimonies na masashare ko po, those the people that had help, pero ang dami-dami pa po dito sa Sweden, even po hindi members ng IAM Worldwide are already messaging me and sharing their testimonies with this amazing product. Lastly po, para sa akin, the fact lang po na nakakaihi ako every day, yun na po, the fact na nakakaihi ako every day, and nandito pa rin ho ang left kidney ko, napakalaking pasasalamat ko na po talaga that I found IAM Worldwide's Pure Organic Barley. So that's all for me. I'm Christian Alvarez Porto and I'm proud IAM Worldwide. Ayan, Mentor Christy, maraming salamat po sa pag-share po ninyo ng yung testimony. All right. Actually, right now, nararamdaman ko yon na yung nararamdaman ko yung tag po dito, yung kumbaga nabigyan tayo ng hope sa tulong po ng ating products, ano, na kung saan talaga na actually, Mentor Christine, no, kung di ko nagkakamali, ang tao talaga or bawat isa sa bawat tao ay makakaranas talaga ng kanilang mga health problems, especially to those people na napabayaan nila yung health po nila. And actually, Mentor Christine, nangingilabot ako sa kwento mo at nakapag-usap pa tayo nung nakaraan, nung hindi pa nagkaroon ng pandemic, nung nakikita pa tayo sa office, pero again, nakakapangilabot po yung pong kwento. Kasi, kumbaga, nagkaroon po ng second life. Kasi, ang pagkakaintindi ko, Mentor Christian, no, the moment kasi na magkaroon po ng health, magkaroon po ng problem ang isang organ, damay-damay na po yan. Yes. Alright? So, which is na talagang IAM Worldwide, maraming salamat po sa products ninyo. Talagang, ang dami po natin natutulungan sa produkto natin. At, tanong ko lang, Mentor Christian, no, tawag dito, yung sitwasyon po ba, yung po bang sitwasyon na naranasan po natin? Isang tanong lang po ito, don't worry kasi mamaya, sunod-sunod po yan. Okay, here it is. You know? Nung sa office po ba, I mean, nung pumunta na po kayo ng Sweden, okay, correct me if I'm wrong po, no, yun na yung time na naging okay ka na and ready to share ka na to, no, to other people. Tama ba? Kasi di na kita nakikita sa office na, eh. Dati kasi madalas na. Opo, I moved here po August of 2018. And ang sabi ko talaga, actually po, I have no idea dito po kasi wala naman akong kakilala dito sa city kung nasaan kami nakatira. Pero alam mo, Mentz, ang sabi ko lang sa sarili ko, if this product has helped me, I believe this product can help other people too. Kaya po, kahit walang nagla-like sa post ko sa Facebook, I keep on sharing, share lang po ako ng share. Alam ko, there would be people who would find me and they would be the one needing the product. And it yun nga po yung nangyari. Ayan. Maraming salamat, Mentor Christine. Actually, medyo napapaluha tayo kasi kumbaga, meron siyempre, no, lahat naman ng mga Pinoy nakaranas ng mawala sila ng mahal sa buhay. Okay? Na kung saan na tag dito. Yung talagang, kasi, sorry to say, pero ito po kasi nangyayari. No? Pag sinabi ng doktor na ganito ang lifespan mo. Okay? Yes. Kadalasan ng mga Pinoy, naka-rely sila sa sinabi ng doktor na yun, na kung saan, na instead of pamotivate sila, mas lalo silang nalulungkot at nawawalan ng pag-asa. Kaya kayo mga members, guys, grabe, ano, mga members, alam ko nagko-comment kayo sa baba, ano, mag-comment, guys, share mo tong interview natin, itong live natin dito, i-share mo kasi you might help someone na may kailangan ng products natin na probably siguro dumadaan sa mga health, alam mo yung mga health stress and depression, and I'm sure na makakatulong yung products po natin. Again, Mentor Christy, maraming salamat sa pag-share po, no? Naku, dami ko pong mga tanong, no? Sunod-sunod po yan, ayan. So again, Mentor Christy, maraming salamat. Balikan ko po kayo later on. Ayan, thank you po. Ayan, okay guys, no, again, no, so sa mga members po natin, alright guys, kung kahit di ka pa member ngayon, okay, kung may kakilala ka na mayroong health problem or health issues na pinagdadaanan ngayon, guys, kung kayo wala kayong health problem ngayon, why not share the live right now, kasi you might help someone na, kasi kadalasan kasi, ano, sa mga nakikita ko sa social media, hindi naman lahat kasi ng may problem or health problem, ini-expose na rin sarili nila na may sakit sila.
Okay? So, malay mo, okay, hindi mo alam, yung friend mo sa Facebook, kamag-anak mo, hindi sinasabi na may health problem pala, naghanap ng solusyon, alright? Tapos ang tulad na nangyari kay Mentor Christy, you know, nasabi ng doctor na talagang wala nang solusyon dun sa kanyang condition, but with our amazing barley, ay, naku naman. It really helped her to her condition. Guys, again, huwag kayong mahiya na ilatag ito or i-share to other people yung products natin. Kasi, guys, you might help someone na magkaroon ng panibagong buhay. Okay? So, naging emotional ako kasi, siyempre, nakakita na tayo ng mga tao na nasa hospital. May kamag-anak din tayo na nagkaroon ng health problem. Ano? Kasi ang buhay, importante talaga yan. Sige, mamaya-maya, tutuloy-tuloy natin yung chikahan natin at mga tanungan regarding sa kanilang mga paggamit ng products po natin. Okay? So ngayon po, guys, meron akong, siyempre meron naman po tayong pangalawa na ipapakilala po sa inyo. Okay? Okay, bigyan ko lang po kayo ng konting idea dun sa pangalawa na kanya mag-share ng testimonya sa paggamit po ng amazing barley. Ayan. Okay. So ngayon, guys, no? Kaya nga ako, naniniwala ako, nanonood ka ngayon dito. Sabi nga doon sa Jeremiah 29:11, for I know I have plans for you, may planong Panginoon para sa atin. Marami kang pwede pakinggan, panoorin, pero bakit ito? Tama, may reason yan eh. Alright, so again, ito nga, papakilala ko na po. Itong pangalawang tao na ipa-introduce ko po sa inyo, guys, siya po ay taga Edmonton, Canada. She was diagnosed with breast stage 4 cancer. Ayan. The same time, before, okay, itong nga po, no, binawalan pala siya sa paggamit ng supplements. Mamaya malalaman niya po yung kwento po niya, no? But with our amazing barley, she's now in a great condition, okay? So, pero bago yan, siyempre, bago ko ituloy-tuloy introduction ko, no, meron akong gustong i-play na video para po sa inyo. Okay, for a moment, alas na. Hi, my name is Jenny Viv Capulso. I'm 41 years old. I've been here in Canada for 12 years now. Was diagnosed with stage 4 breast cancer, and that was last June 25, 2019. You would imagine how I felt that time. It was 3 days before my 40th birthday, and I told to myself that the saying na life starts at 40 is not true at all, because I felt that time that my life will end at 40. But that incident didn't stop me from surviving, because I have an 8-year-old daughter who needs me, who needs my guidance. So I look for ways on how to battle my disease. And that's where I found the testimony of Miss Maritoni Fernandez in YouTube. I really got the hopes for my future, because she had survived breast cancer, stage 2 breast cancer. So I thought, I will look for this product, amazing pure organic barley. And that's when I thought of our family friend, Mentor Rach Palomo and Mentor Sam Palomo. And so when I told my friend, Mentor Rach, about what happened to me, all of a sudden, without thinking, without asking money from me, she just sent boxes of barley to Canada. And so before my first chemo on July 23, 1 week. That I was able already to drink the amazing barley. And so my first chemo came, but still the feeling is really devastating. It's killing me inside and out. There are lots of side effects. I had mouth sore, I had muscle and joint pains, I had nail cracking and skin peeling, and lots of side effects that you wouldn't imagine. And so, but after that, in the second chemotherapy, it has been easier for me. Everything has been easier because the effect of the barley kicked off already. And that was the moment that my oncologist told me. Originally, it should have been 12 chemo sessions. But then because of the progress that I have felt that I had in my chemotherapy, she cut it down to just 8 chemo sessions. And so for the whole year of 2020, I just had my hormone therapy. It's way easier than
the chemotherapy, because when you know the chemotherapy has had the side effect of me losing my hair. When I lost my hair, it was really awful. My family didn't see me when I lost my hair because I shaved my hair by myself, because I myself have been really, really shocked on my looks at that time. But of course, right now I'm really happy. I'm so thankful, and I'm really honored. And I would just like to pay it forward to all the people, to the company, to IM Worldwide, what they had done to my life. Because right now, upcoming schooling this September. Actually, I had this another career that I'm looking forward to. But of course, I have decided already to make my business with IM Worldwide full time. So you see, even if I'm not completely cancer free right now, I am in the process of being cancer free already, because my oncologist already told me that I can have my surgery soon. So that's really a good news. There has been another stage 4 breast cancer patient in another province who's been told by her doctor that she doesn't need any surgery because she will die anyway. And for me, that's really that's really depressing to hear. Although my doctor told me previously before that I will not have, that there is no cure for breast cancer. But then right now, she has stated another thing, because she saw the progress in my condition. And I am really, really glad, and I'm really blessed and thankful to God for bringing me these people from IM Worldwide in this product, who could really save many lives and who could cure really lots of sickness. So I'm really happy on where I am right now, and I'm doing this business right now because not only to earn money, our basic purpose here in being in IM Worldwide is actually to bring hope to those people. So all this prosperity in life that we are looking for, not only financially, but also, of course, in terms of helping other people. Because here in IM Worldwide, we are agents of hope. There's a saying in our company that you don't need to be great to start. You just need it to start to be great in whatever you are doing right now. I am Genevieve Capulso, and I am Worldwide. All right, so ladies and gentlemen, let's be inspired with her story by mentor Genevieve Capulso. Good morning. Hi, Mentor Kevs. Morning. Good morning, Mentor Jen. Kamusta po kayo? I'm very good po. Right now it's 6:48 in Edmonton, Alberta, Canada. So, ang aga po. Actually, ang aga na pumapasok sa room para kung ano, nagbababad. Ayan. Mentor Jen, we're very glad, and we're very grateful that we have you right now. And itong oras na po nito ay talagang itong story po ninyo ay sigurado marami kang ma-inspire at marami po tayong matutulungan. And we're very excited na po sa kwento po ninyo. So prepare lang po natin yung slides at ayan, yun po. Yes, comments. Yes, actually, I'm very blessed. Ano? Ako po kasi yung tipo ng tao na ano, mahihain po ako, mentor. Ayan, sa maniwala kayo sa hindi, mahihain po akong tao. Dati nga po, pag may mga bisita yung brother ko sa Philippines, hindi po ako lumalabas ng room. Ayan, kahit na magutom na ako, hating gabi na, hindi talaga ako lalabas. Kasi nahihiya talaga akong makipag-mingle sa ibang tao, kahit na nagka-ulcer na ako sa gutom. Kaya, pero dito po sa IM Worldwide, ano, ang grabe, talagang kailangan mong, ano, sabi ko nga, before si Mentor H, yung ano ko, yung angel ko dito, siya po yung nagsabi talaga sa akin, ano, na yung testimony ko magiging malaking blessing talaga sa ibang tao in the future. Hindi ko po nakita yun before, but she had that vision long time ago pa po. Ano. Kaya nga sabi ko po, oo nga, it's my responsibility to pay it forward. Dito kasi sa Canada po, may kasabihan po kami na pay it forward. So kung ano po yung nagawang maganda po sa akin ng product natin at ng company, I just like to share it po with other people. So, ayun po. Ayan. Okay. So, actually, Mentor Jen, nagustuhan ko po yung nabanggit po ninyo, no? Pay it forward. Mentor Jen, please take it away. Ito na okay. Sige po, Mentor Kevs. Ayan, sige po, pakilala ko nga po pala yung sarili ko again. I'm Genevieve Capulso. I'm 41 years old. I'm from Edmonton, Alberta, Canada. Ayan, 12 years na po tayo dito sa Canada, no? Before po, nag-work naman po ako sa Middle East. OFW po ako, no? Sa Abu Dhabi, UAE. So, kaway-kaway po. Pakichat nga po kung OFW po kayo.
Ayan, ang mga OFW po right now. So ayan, paki-chat po sa ating paki-type po sa ating chat box. Ayan. Kung nakaka-relate po kayo. Pero syempre po hindi naman po naging madali ano, yung pagiging OFW sa Middle East. Hindi po kalakihan yung sahod, kaya po ang nangyari, umuwi din po ako in less than 2 years sa Philippines. So nag-work po ako sa isa pang pinakamalaking fast food chain sa Philippines before ano. Kaya po pero nagkaroon po ng massive hiring sa Alberta, Canada. So green nab ko po yung opportunity. So ayan po, mapalad po tayo na isa po sa naging contract worker po dito sa Tim Hortons. Ayan, ito na nga po, na dyan po ako nag-work for 10 years. Ayan, so ang last position ko po dyan is assistant manager po. Ayan, okay naman po yung work ko dyan sa Tim Hortons, ano, actually maganda yung work ko po dyan. Kumbaga, yan po yung comfort zone ko. Yung tipong kahit na nakapikit ka, alam mo na yung ginagawa mo. Sabi ko nga po, nakita ko yung sarili ko dyan na dyan na po ako mag-retire. Hindi naman po sobrang laki yung kita, ano. Hindi siya sobrang laki. Tama lang po. Kaya lang, syempre, kapag nagpapadala ka rin po ng support sa family mo back home, kasi ganun po tayo mga Pilipino, ano. Ngayon, kaway-kaway po, yung mga nakaka-relate po dyan, yung mga sumusuporta po sa mga pamilya nila sa Philippines. Hindi po naiintindihan yan ng ibang lahi, ano. Sabi po nila, bakit ba parang laging kulang na kulang yung sinasahod natin mga Pilipino? Akala nila ano, yung lifestyle natin maluho. Hindi nila naiintindihan yung culture ng mga Pilipino, no, na kailangan po nating tulungan po yung family natin, not just ourselves. Ayun. Pero syempre, gratitude po natin yung sa ating family. We owe it to them, 'di ba? Ayun. So, ayan, next comments. Ayan, so ito po yung aking family, ano, yung husband ko po at ang aking daughter, ayan. Yan po yung picture ko nung na-diagnose na po ako with stage 4 breast cancer. So yun po. Yan po yung huli naming out of town. Kasi nga po, 40th birthday ko, ano, diba, as sinabi ko nga po sa video, 3 days before my 48th birthday nung na-diagnose po ako. Imagine, nung June 25 po, in just one day, 3 mammogram po ang inabot ko. Di ba po, yung mga nakaka-relate, ayan, alam niyo po ba yung feeling ng namamogram? Ayan, pakitype 1 nga po kung namamogram na kayo. Ayan, nasakit po ng mammogram. So, 3 times po in a day na namamogram po ako. And then ultrasound, and then needle biopsy, all in one day lang po. So, ginawa po lahat yon kasi nga po, gusto nila i-rule out yung possibility na cancerous daw po talaga yung lump ko sa aking right breast. So, yun po. Na-confirm after a few days. Confirmed cancerous, pero hindi pa po alam po anong stage. Ayan. So, nag-out of town po muna kami. So, mahaba pa po yung hair ko dyan. Ayan. Mahalata po ba dito na may cancer? Ako parang hindi naman, ano? Parang I look normal. Wala naman makakapagsabi na may cancer na pala ako that time. Ayan. Next po, mens. Thank you po. Ayan, ito po yung naging bahay ko po, ano? Siya po yung since 2019 na na-diagnose po ako. Nag-chemotherapy po ako. Ayan. Ang original na diagnosis po sa akin is no cure kasi stage 4 nga po siya. So, considered as terminal disease. Pero dito po kasi sa Canada, as far as I know, dahil sa doctor ko po, never po siyang nag-mention sa akin about yung survival, ano, na 3 years survival ka na lang. Pero nagre-research po kasi ako kasi hindi po lahat sinasabi or ina-explain ng doctors, ano. Kumbaga, doon ko nalaman na pag stage 4 pala yan, 3 years survival, 22% lang po yung rate. So, pagka naisip ko po yun, kinikilabutan pa rin po ako ngayon. Parang ini-imagine ko na ganun pala kasi almost 2 years na po ngayon na nakaka-survive po ako, ano. And for sure po, and definitely, maganda na po yung pakiramdam ko. Kung hindi ko lang po nakakapay, napakaliit pa na bukol na sobrang liit na lang po. Pero pag tinitingnan ko po, wala po kayo makikita. Pero pag pinilit kong kapain, meron pa naman siyang konting-konti na lang. Ayan. So, I'm fortunate po, nandito po ako sa Canada, especially sa Alberta, kasi libre po ang healthcare dito. Ayan, wala po kami binabayad pag nagpapa-check up, kapag may treatment ka, ayun. So, napakagaang po, ano, imagine ko nasa Philippines po ako ngayon, hindi na po tayo mag-uusap, hindi na po ako magpapakimo, dahil alam ko po kung gaano po kamahal ang chemo treatment. Ayan, ayoko po magpahirap sa aking pamilya. Pero, just the same, yun po yung naging fear ko before, ano, na maging pabigat po ako sa family ko. Especially, may maliit pa po akong anak, ayan. So, dito mapala din naman po, pero pagdating po sa medication, kailangan meron po kayo insurance coverage. Which is, meron naman po ako, ano, kaya okay na po, ayan, covered na po yung aking chemo treatment. So, ang initial diagnosis, 12 chemo session. Ayan, so every 3 weeks po siya, nag-start po ng July 23, 2019.
Ayan, pero ang nangyari po, dahil nga po sa napakagandang epekto ng barley, nakatdown na lang po ng 8. Imagine, ano, 8 na lang po for a stage 4 breast cancer patient. Grabe po talaga yung ganun. Ayan, alam niyo po ba yung pakiramdam kung may mga cancer patient po tayo dito, ano, o may kakilala kayong cancer patient, pakitype 1 nga po. Sobra po yung pakiramdam, yung side effects po ng chemo treatment. Ayan, next po, men's please. Ayan, ito na po, napakaganda, ano? Ayan, ang nangyari po sa akin, 3 weeks after ko pong ma-first chemo, ayan, nalagas na po yung buhok ko. Ayan, ang pangit, ano, hindi po yan nakita ng daughter ko tsaka husband ko. Kasi po, natatakot po ako para sa kanila na baka magka-phobia sila pag nakita nila itsura ko. Nalaman ko po na nalagas yung buhok ko kasi po nung sinuklay ko po, ayan, sumama na sa buhok ko. Ay, sumama na sa suklay yung buhok ko. Kaya sabi ko, hala. Tapos nung naligo po ako, ayan, ang dami na po sa bathtub. Sa bumabara na po sa bathtub yung buhok ko. So sabi ko, ayoko na po ng inconvenience. Inano ko na po, shinave ko na po mag-isa. Ayan, ako lang po nagsariling sikap sa pag-shave kasi ayoko po na makita nga ng family ko. Lalo na yung daughter ko maliit pa, baka maiyak, ayan. Ayoko po kasi yung ano, ayan, nagpapaawa, nag-iiyakan kami. Kasi kumbaga, tama na lang na ako, naiyakan ko na. Iniyakan ko siya ng sobra. Tama na, iiyakan ko na lang. Pero para pa makita ko na umiiyak din yung family ko, dun ako na, ano, ayoko yung ganun pakiramdam sa'yo. Next po, Mints. Ayan, so ito po yung nangyari, ano. Ito po yung una kong medical certificate na kinuha sa aking oncologist kasi kailangan ko po mag-apply ng EI. Ayan po, yung employment insurance para po magkaroon ng benefits kahit paano habang nag-treatment po tayo, makakuha po tayo ng support sa government, ano. So, yun po yung nangyari. So, ayan po, initial diagnosis niya, nakalagay naman po talaga na ano, cannot work and no cure. Ayan, ayan po yung nangyari. So, next po, Mints. Ayan. So, nangyari po, after po ng first chemo. Yung first chemo po, actually, maano kayo, naalala ko pala, yun yung pinakagrabe sa lahat. Imagine yung first chemo, ano, kung may mga sakit po kayo before kasi magka-stage 4 breast cancer po ako, ang naging regular ko po na sakit, migraine. Migraine lang. Kumbaga, nothing to worry about. Pero yung migraine ko po, kailangan matulog ka, mga 3 hours. Kasi pag hindi ka natulog, talagang masusuka ka na sa sobrang sakit ng ulo mo, talagang magpa-pass out ka na. So, kailangan maitulog siya ng 3 hours. Consistent po yan, lagi umatake. Lalo na sa nature of work ko po, ano. Ayan. Tsaka nagkaroon din po ako ng gout. So yung gout talaga na ang sakit. Hindi ka talaga makakapaglakad. Yung banyo po namin sa bahay, nasa second floor. So imagine, ano, gumagapang po ako, mahawak ako sa mahawak ako sa rail para lang makaakyat po ako. Talaga iyak na iyak po talaga ako sa sarili ko. Kaya ginawa ko po, naglagay po, kumuha ako ng improvised arinol sa ibaba. Kailangan ko po sa baba matulog kasi kailangan ko magluto. Diba kasi may anak ako, yan, habang nag-work ng husband ko. Hindi naman pwede tumigil yung mundo. Ganyan ang buhay ng ano, mami, ano. Kaya nga po, kahit may sakit na ako before, ayan, hindi pwede na pasyente lang ako. Kailangan, kahit pasyente ako, may nagagawa din po ako. Ayan, kasi syempre, iba't ibang role tayo, ano, yung datay, role niya, mag-provide sa family. Ako po, role ko, alagaan yung sarili ko at yung anak ko. So, ayan po, mga side effects po kasi ng chemo, napakadami, ano. Magagamot ka ng chemo, oo, sa chemo treatment, opo. Kaya lang po, ang usual na effect niyan, sabi nga po ng owner po ng company ko before, sabi niya, ay, na-expect niya nung makikita niya ako afterwards, yung parang ano, parang lantang gulay, kasi nga talagang mga ngayayat ka kapag na-chemo treatment ka, ano, talagang mawawalan ka ng ganang kumain, pero sa akin po, nakita, hindi naman po mukhang nawala ng gana, no, mukha nga pong ano, ganado pa kumain, ayan, nag-gain po ako ng weight, ayan, yan po yung effect sa akin ng barley. So, ang side effects po ng chemo treatment, napakadami po, nagkaroon po ako ng mouth sore, ayan, nail cracking, imagine, ano, naghihiwa-hiwa yung mga kuko ko sa kamay at saka sa paa. Ayan, tapos nagbabalat po yung mga, ano ko, skin ko sa kamay at sa paa. Tapos, nanginginig po yung buong kalamnan ko. Sobrang sakit po, parang pinipiga. Ayan, tapos nagkaroon po ako ng fever. Ayan. Buti na lang po, hindi pa ako na-rush sa ICU kasi po, nagbabarley na po ako that time. 1 week before po ng aking first chemo, nagbabarley na po ako. So, I think, sumisipa na po yung effect niya within 1 week. Pero hindi ko lang po maramdaman kasi nga po, syempre, ang matindi po yung naging effect po sa akin ng chemo treatment. Ayan. So, dito po, second chemo ko na yan. So, makikita niyo po dito, nakalagay na po yung schedule ko for my next chemo, ano, yung August. Ayan, August 15. Yan po yung second chemo ko, 3 weeks after my first chemo. So,
Ito po, alam ko na po kasi yung effect nung una. Nung una po, 1 month, hindi po ako makagala. Wala po akong magawa. As in, talaga pong, para akong PWD. Talaga na, wala talaga. Hindi ako makapagluto, hindi po ako makapaglinis ng bahay. Ayan, buti nila kahit paano. Kaya kong paliguan yung sarili ko. Nakakaya na makapaliliguan pa ako ng asawa. Hindi ko na-imagine yung sarili ko na ganun ka. Ano, ano. Talagang sobra na. Ayan. So for 1 month, yan, yung husband ko po ang lahat ng gumagalaw sa bahay, ayan. And then after, ano po, nung second chemo ko na, ang galing, ang ganda na, manageable na po lahat ng side effects. Parang sabi ko, wow, ang bilis. Nung unang chemo ko, sabi ko po sa sarili ko, Lord, kung ito po yung, kung ganito po yung side effects lagi na mararamdaman ko every month, every 3 weeks, every time na magkikimo po ako, ay talaga naman po parang, inisip ko na talaga dati na hindi ko na kaya. Meron pong, ayan, meron po sa mind ko na nagsasabi na, ay, give up na, hindi ko na kaya. Kasi sobrang sakit talaga. Kasi talaga, hindi ka makakatulog sa sobrang sakit ng nararamdaman mo. Iyak ka na lang talaga ng iyak. Yung tipo, mauubusan ka na talaga ng luha. Ayan. Pero sa grace po ni God, ayan, nangyari po nung second chemo treatment, imagine, ano, ito po yung mismo, kaka-chemo ko lang po nito. Ayan. After po ng chemo, sabi ko po sa husband ko, tayo, pasyal naman tayo kasi alam ko yung chemo treatment, ang effect niya after 2 days pa. Yan, ano ka na siya, na kumbaga na-calculate ko na siya kasi yung sarili ko, pinapakiramdaman ko yan kapag may mga ganyan. Yan, yung treatment ko, sabi ko, 2 days pa yung effect yan. So pumunta po kami sa Red Deer, ayan, sa zoo po sa Red Deer. So nag-enjoy naman kami kasi 1 week, ay 1 month, talagang sobrang ano naman eh, puro stress lang inabot ng family ko sa condition ko. So naawa din po ako sa kanila, at especially sa daughter ko. So lumabas kami, ayan, ano naman kami, nag-zoo naman kami kasi summer naman. Imagine summer, no, nakadok ako. Kasi nga, ayaw ko po makita na ibang tao na kalbo. Kumbaga, ayaw ko po ng attention na makita nila. Siyempre, pag kalbo, isipin, alam na nila na may cancer. Sino bang gusto magpakalbo, di ba? Alam, uso ba yung ano, shaving ng hair for kay summer? Di ba, hindi naman, especially for a girl. Ayan. Siguro sa mga boys, pwede. Pero sa babae, kumbaga, di ba, gusto natin mahaba usually yung buhok natin. Ayan. So, ayan po. Ayan. Next po, men's. Ayan, so ito po, ang nangyari po sa akin ay napakaganda, ano, nung iisipin natin parang ang sakit, yung sabi nga po na ibang friends ko, bakit daw ako po, ako po yung nagkaroon ng cancer, no? Parang sabi kasi nila, ayan, sabi naman nila, mabuti naman daw akong tao. So ganun po yung usual na ano, natanong ng mga kakilala ng mga may sakit, ano, parang bakit ikaw pa, ayan, parang ang dami namang iba dyan. Pero ano po, hindi ko po yung naisip kahit minsan na dapat yung iba na lang, hindi. Parang ako po, aminado naman po ako na yung sakit ko po, I brought it upon myself. Ayan, kasama, ano po ba yung sagi natin sinasabi, no? Yung mga causes ng serious disease. Yan, yung mga stress po, di ba po? Ayan, yung mga unhealthy food, di ba? Lack of exercise, ayan. And then din yung smoking, yung drinking, at saka pollution. Guilty po ako dyan lahat. Ayan, guilty po ako in all counts. Ayan po. Yung mga ano po dyan, yung mga ganyan, yung mga ka-experience po dyan, ano, kaway-kaway po. Type 1 nga po, kung nakaka-relate po kayo sa mga ganyan. Ako po, ingat-ingat po tayo, no? Yan po talaga yung mga causes ng serious disease. Akala ko po for the longest time, ako po'y healthy. Kasi wala naman po akong serious na nararamdaman. May family doctor po ako, nakakapagpa-check up po ako, ayan, ganyan po. Pero hindi ko po ina-expect talaga na, ayan, stage 4 breast cancer. So, anong nangyari po, ano, nung August po, 2019, ayan, bigla pong in-approach po ako nung aking kaibigan. Sabi po niya, pwede bang sa bahay daw po namin gawin yung Bible study? Sabi ko, naman, why not? Sabi ko, okay na po ako na magpabisita. Ayan, ako po yung nakatok, ha? Nakatok na naman po ako. Lagi po ako nakatok dati, kahit na summer, kahit winter, ayan, kahit na sa, ano, nakatok po ako lagi. Ayoko po na sinakikita yung aking, ano, yung aking bald na ulo, ayan. So sabi ko po, ayan, so dinasalan po nila ako. Sobrang thankful po ako sa prayers po, ano, ng mga kaibigan ko po, ng mga family ko, ng mga kakilala ko, ayan. Sobrang thankful po ako. Yun po yung power of prayers talaga, ano. Iba po talaga pagka nakasuko ka po kay Lord. Ayan, nagiging madali po ang lahat. Hindi po sinabi na pagagalingin ka in an instant, ano, talagang may proseso po tayo na pagdadaanan. Kailangan lang po talaga nating magtiwala sa proseso ng Panginoon sa buhay natin, ano. So ito po, thankful po ako sa nangyari kasi po dito bigla po ang nag-pause yung buhay ko. Biro mo, for the longest time, ang husband ko po before nagte-triple job, ako po nagde-double job kasi napakadami po namin gusto mangyari sa buhay namin, ano, lahat ng material na bagay na gusto naming makamit. Ayan. So nangyari po, sabi po siguro ni Lord, anak, ayan, masyado ka nang focused sa mga ano, mga
worldly na mga ano pangangailangan nyo. Ayan, parang kumbaga, tinapik niya ako. Ayan, parang pinadaan lang po ba sa akin yung sakit na to? Parang ginamit lang po ba yung buhay ko? Ganun po yung pakiramdam ko. Never po na sumagi po sa isip ko, nasisihin yung Diyos kung bakit po ako binigyan ng ganitong sakit. It turned out to be a blessing for me instead po. Ano, ang dami pong bagay na nagbago sa buhay ko dahil po sa sakit na to. Ayan. Actually, I'm more blessed now than before. Dati po, kahit na gano'ng kadami yung trabaho namin mag-asawa, parang dumadaan lang po yung, ano, yung sinasahod namin. Parang wala naman nag-i-stay. Parang dumaan lang lahat. Unlike po ngayon, ano, ngayon po, kahit na wala po akong work, although meron po akong benefit sa government, which, pero hindi naman po enough. Pero dahil nga po sa ginagawa natin sa business. Ayan, napakalaking tulong po sa atin no? Ng business natin with IAM Worldwide. So, ito po, ayan, 1 year na po after na ma-diagnose ako. So, tumubo na nga po yung buho ko after ng chemotherapy ko. No? Noong January po of 2020 until now, ayan, milder treatment na lang po ako, hallelujah. Ayan, hormone therapy na lamang po, kaya tumubo na po yung buho ko. Mas maganda na po yung pakiramdam ko. Kaya nag-celebrate po kami sa farm, ayan, ang aking 41st birthday. Alam niyo po ba yung kasabihan pagka 40 ka, no? Diba sabi po, life starts at 40, ano? Pero nung naramdaman ko po before, ayan, my life will end at 40. Pero hindi po pala, ako po'y mali, ano? My life will not end at 40. Life really starts at 40, ayan. Totoo po talaga yan. Kasi dito ko po napatunayan yan sa ginagawa po ng Panginoon sa aking buhay. Ayan, next po, mens. Ayan, bakit po nandito yung aking anak? Nandito po yung anak ko kasi po, siya rin po, user din po ng ating product. Choco Barley naman po sa kanya. Ayan, yung anak ko po before, pinakamalaki po na seryosong naramdaman niya, constipation. Imagine, ano, constipation. Every 3 days lang po dumudumi yung anak ko. So, thankful po ako, no, na nag-barley po ako. Gumamit po ako ng product. Tapos, meron pa pala tayong ibang product aside from barley, yung Choco Barley na, ayan. Yung anak ko po, sarap na sarap sa Choco Barley. Kasama po lagi ng breakfast meal niya ang Choco Barley. Kahit minsan, wala na nga siyang kainin. Choco Barley lang, okay na. Sold na siya, ayan. Imagine, ano, dati 3 days siya bago dumumi. Umiiyak po talaga yan pag dumudumi. May mga anak po ba kayo na gano'n, na ang issue po eh constipation. Pakitype nga po kung nakaka-relate kayo, relate. Ayan, kung may mga anak kayo na ganyan, nahihirapang dumumi. Actually, umiiyak po yan. Inaabot po yan ng mga at least 15 minutes. Ang tagal namin sa banyo lagi. At alam po namin pag siya ang nagbabanyo kasi po bumabara. Nagkakalag po lagi yung banyo kasi talagang constipated siya. Ayan, nasa sabag dumudumi siya. Lumalaklak pa siya ng maraming tubig kasi hirap na hirap po talaga siya. Ayan po yung nangyari. So, ngayon po, after, ayan, since 2019 hanggang ngayon, nag-choco barley na po talaga siya. Sobrang enjoy na enjoy po siya. Talagang, kung ako po eh, ayan, natataranta kapag wala akong choco barley, ganun din po yung sa anak ko, pag wala siyang choco barley. Ayan. So, kami po ay mga proud user ng ating mga products. Ayan. Next moment. Ayan, ito po ano, ito po yung nagagawa ng Choco Barley. So, maliban po sa constipation, hindi na po namin naalala pala na nagkasipon, ubo o trangkaso siya. Kasi before talagang lagi po kami may nakatagong gamot sa ano na sa fridge. Kailangan meron kaming medication for cough, 'di ba? For fever, ayan. Pero ngayon po wala na, nag-expire na yata yung gamot namin. Kasi hindi na po nagagamit. Ayan, naging sobrang hyper po siya, ay tumatumbling-tumbling pa no, nagigymnastic-gymnastic pa. Gulat po ako. Never po niyang ginawa yan before. Pero nag-choco barley na. Ayan po, kung gusto niyo po na gawing active yung anak niyo, hyper, painumin niyo ng choco barley. For sure po yan. Ayan. So dahil nga po nagkasakit ako, yung anak ko po, tinuruan ko na po na mga gawain bahay. Solong anak lang po siya ha. Ayan. Para po sa may mga single, mga solo lang po na anak. Ayan. Kasi po, nag-try din po kami, nadagdagan pa yung anak namin. Kaya lang nga po, ito po, nagkasakit na nga po ako ng cancer. So, ang galing ni Lord, ano? Kasi imagine kung dinagdagan po niya yung anak namin, tapos may sakit po ako na ganito, tapos maliit pa yung anak ko, parang ang hirap po sa kalagayan namin. Kasi wala naman po kami relative talaga, as in na, kasama namin dito sa Alberta, no? May cousin po ako na malayo naman po sa BC, ano? Ayan. So tinuruan ko na po siya ng mga gawaing bahay, yung mga pwede niya itulong sa akin. Ayan, kumbaga kailangan na, sabi ko sa kanya, anak, kailangan mo na maging responsible. Naiintindihan naman po niya kasi alam po niya na may cancer yung mommy niya at a young age. Ayan. So ayan, dyan po naging super proud ako sa anak ko kasi talagang naiintindihan po niya. Kahit sa walang anak siya, hindi po siya never po siya naging spoiled. Ayan, lagi po namin tinuturo yung mga essential sa buhay. Ayan. Next po.
Ayan, tuwa-tuwa po ako sa kanya. Nauna siyempre nagre-reklamo, no, kasi hindi sanay na nautusan. Pero nang tumagal, ayan, nag-enjoy na po siya sa ginagawa niya. Lagi ko nga lang po sa kanya sinasabi na kami rin po ganyan tinuruan in an early age ng parents namin na tumulong sa bahay. Especially pag kayo-kayo lang, ano, kasi hindi naman uso dito yung kasambahay. Kasi siyempre, mahal, no? Kumbaga kahit nga yung mga puti dito, malalaki yung bahay, kanya-kanyang gawa din sa bahay. Siyempre, di ba? Magtatrabaho ka na, ikaw pa magluluto pag uwi mo, ikaw din maglilinis ng bahay, all around po talaga ang buhay abroad. Hindi po madali. Hindi po madali, kahit dito po sa Canada, hindi po ganun kasarap ang buhay, ano? Malaking sacrifice po. Pero syempre, tinitimbang mo kung ano ba yung importante, so titiisin mo po yung lahat ng mga sacrifices na meron, ano? Para po sa magandang future ng iyong anak, especially. Ayan, next po, Mints. Ayan, so nangyari po, ano, nung una po product user lang po talaga ako. Ayan, product user lang. Sino po bang mag-iisip na magbi-business pa? Hindi mo nga alam kung kailan kakukunin ni Lord, di ba? So isipin mo muna yung everyday, kung bukas ba, buhay ka pa, di ba? Pagka may sakit ka po. So never pong pumasok sa isip ko, nagagawin ko yung network marketing, nagagawin ko yung business. Pero po dahil gumanda na po yung aking kalusugan, ayan. Kasi before po, ang effect po ng cancer sa katawan mo, hihina po ang memory mo. Dumating po ako sa ganung point, nakakasabi ko lang, nakalimutan ko na po agad. Ayan, magkaka-memory gap ka talaga. Ayan, so meron po ba nakaka-relate sa memory gap? Baka marami na po sa atin dito, no? May memory gap na. Ayan, imagine 40, ano, memory gap. Ayan. So nangyari po, nung nagbabarley po ako, napakaganda po niya sa memory din. Ayan. So nung January po, this year lang, 2021, ang nangyari po, sumali na po ako. Sabi kasi, kinukulit na po kasi ako ni Mentor Rich noon pa, no, nung 2019 pa na, ate, kahit sa YouTube, ayan, manood ka ng mga trainings, ganyan, para po maintindihan ninyo po kung ano yung business. Kasi nasa bahay nga lang naman ako, no, aside from house chores. Ayan, ang pinagkakaabalaan ko lang naman, si Netflix. Ayan, Netflix marathon, lahat yata sa Netflix, napanood ko na, lalo na yung mga Korean novela. Sino po yung mga mahilig manood dyan ng mga, ano yan, mga Korean novela, no? Ayan. So, talagang yun lang po yung pinag-aabalahan ko before. Parang akala mo, ano, parang ang sarap ng buhay. Masarap sana yung buhay, ano, kung bakasyon ka lang talaga. Kaya lang, pasyente ka. Ayan. So, nangyari po nung umattend po ako ng training, nagkaroon po tayo ng mga ano yan, eh, ng mga promotions before, ano. So, nangyari po, hindi po talaga ako marunong magbenta, ha. So, kung nakaka-relate po yung mga mahihain dyan, hindi marunong sa selling, hindi po ako marunong magbenta, kaya po ayaw ko sana talagang gawin yung ating business. Pero nangyari, nag-share lang po ako ng testimony. Eh, kumbaga, nakipagkwentuhan lang po ako na hindi nga sila naniniwala na may stage 4 breast cancer ako. Dumating pa nga sa point na sabi, magpa-second opinion daw. Kasi nakikita nila, maganda na nga po yung itsura ko. Naging maganda na yung development ko. So, akala nila, ano lang, parang joke-joke lang ba? Eh, saan pa po ako pupunta for second opinion? Nandun na po ako sa pinakamalaking institution for cancer patients sa buong Alberta. Ayan. So, napakagaling din po talaga ng aking oncologist, no? Napakaganda po ng kanyang mga recommendations. So, nung nag-chemo treatment po ako ngayon, hormone therapy, kasama po sa pag-inom ng barley, yun po talaga yung naging key factor sa napakagandang development po ng aking health condition. Ayan, nga po pala, dineclare ko po ang pag-inom ng barley sa aking oncologist, pero hindi po ako humingi sa kanya ng go signal para uminom. Kasi bago pa po ako mag-chemo treatment, 1 week before my chemo treatment, umiinom na po ako ng barley. So gusto ko lang po kasi malaman kung papayagan niya ako. Ayan, out of curiosity ba, tinanong ko po kung okay lang. Kasi sabi niya po, bawal daw po ang kahit anong vitamins and supplements kasi mag-i-interrupt daw po siya sa aking chemo treatment. So, tinanong ko po, sabi ko, what if I take barley? Because I want to take barley. Ano po sila, yung mga nurse assistant po niya, nag-research. Mga 15 minutes yata yun, medyo matagal din. No? Online, syempre online lang. So, nakita po nila, sabi po nila, wala naman daw po sila nakikitang side effects yung barley. Ayan. So, okay po. So, gumaan po yung loob ko. Sabi ko, okay, may go signal. Pero kahit naman po lang go signal, inom talaga ako ng barley. Eh, matigas po ulo ko eh. Pero minsan may mga ano rin, no, maganda ding effect. Minsan yung katigasan ng ulo, di ba? Ayan. So, nitong January 2021 po, nag-start tayo na mag-attend ng mga trainings. Ayan. Naging part na po tayo ng 6-digit income achiever last January. Ayan. Ang ating dream team. Ayan, naging top 3 mover po ako. Nagkaroon po ako ng Rising Star Award. Ayan. At nakahit po ako ng Just For You bonus. Ako po yung Jade account holder. Ayan. So, kung paano ko po nakuha yung Jade, talagang ano po yan. Kung gusto niyo po, kahit wala po kayong pera, magagawan po ng paraan yan. Ipinangutang ko rin po yan. Ano? Kasi alam ko naman po na for business purpose, ano? Kumbaga tayo nga,
nakakagala nga tayo, eh. Nakakapasyal nga tayo kung saan-saan, magkano yung ginagastos po natin. After one day or two days or five days na bakasyon, lumipad yung pera natin, yung pera na pwede nating ipuhunan sa negosyo na to, no? Sa akin po, inisip ko po, long term, ano, at totoo naman po, true enough, ayan, nabawi ko po yung aking puhunan sa Jade kasi nag-hit po ako ng just free bonus, ano, nagkaroon po ako ng total income dyan na 300,000. Ayan, next comments. Ayan, at hindi lamang po yun, galing talaga ni Lord, panabigay ng biyaya, naniniwala po ba kayo na you are blessed? Yes, we are blessed po, ano, pakichat, pakitype nga po sa chat box, I am blessed, kung naniniwala po kayo that you are blessed, na nandito po tayo sa ating business, ano. Actually po, ang takot ko po ngayon, ano, hindi na po yung tong about business, natakot ko na po ngayon about, ano, maubusan tayo ng product, ano, ng ating barley. Talagang pinagpipray ko po lagi ang company, ang I'm Worldwide, na talagang tumagal pa po talaga, nang tumagal, ayan, kung pwede po lifetime talaga, ano, at yung ating mga products, kasi ito po talaga yung nag-extend po ng aking buhay, ayan, naniniwala naman po talaga ako na ito po yung binigay sa akin ni Lord, di ba, na means para po mag-survive, ito yung ginamit niya, kasi hindi lang naman si Lord gagawa ng milagro na, oh, pagagalingin na kita, inasnap, gagamit po yun ng mga tao at ng mga pangyayari, di ba, pagkakataon, upang tulungan po tayo, ayan, so nung March po, ayan, tayo po yung naging software elite executive, so sino po yung mag-aakala, no, so yung business po talaga natin for everyone. Ayan, naniniwala na po ba kayo na for everyone talaga siya, no? So, pwede siya kahit sa mga pasyente na kagaya ko po. Kasi itong pandemic na to, kung lahat po tayo nakikita lang po natin na negative siya, ako po nagpapasalamat po ako in a way na, hindi po dahil sa pandemic, sa virus, ano, in a way na, dahil po sa pandemic, ano, napilitan po na gawing online lahat yung mga trainings. Unlike before, ano, I'm sure, ang hirap po ng pinagdadaanan ng ating mga mentors before na bumabiyahe pa from far places just to go to the office para po sa mga trainings. Pero dahil po dito, lahat po tayo nag-adjust na. So, naging boundless na talaga yung training natin sa IM Worldwide. Ayan. At ang isa po sa mga biyaya din na nangyari sa akin, sino ba yung mag-aakala, no? May invite din po tayo. Ayan, shout out po sa aking partner po dito sa Dream Team Canada, si Mentor Amy. Siya po yung naging means kung paano po tayo na-invite sa show po ni Jobert Austria. Ayan, ano, imagine, no, si Sir Jobert Austria sa Banana Sunday, comedian, popular actor in the Philippines po, ano, ayan. Nag-share po tayo na ating testimony po dyan sa kanilang YouTube channel ni, ano, Madam Jasmine, si Madam Plastic, ayan. So, nabigyan po tayo ng exposure, ayan, hindi po para sa sarili natin, ano, kundi pa para po i-share yung testimony ng wonder po ng ating mga products at ng ating company, ayan. So, very blessed po tayo. So, sino mag-imagine yung normal na tao na katulad ko lang po, ano, hindi, sino po ba ako? I'm nobody. Kundi dahil po sa sakit ko, ano, at sa magandang nangyari po sa buhay ko dahil po sa product at dahil sa company, ano, ayan. So, ayan, nakakaway-kaway po sa mga ano dyan, ano, sa mga mahihiyain, sa mga normal na mga taong katulad ko. Tayo po yung mga tao talaga na hindi nag-expect, no, na magkakaroon po pala tayo ng ganitong ano, exposure. Ayan, sobrang thankful po tayo sa company natin. Ayan, next comments. Ayan, ito na nga po, ang aking partner dito sa Canada, no, siya po isang Ruby Elite Executive na. Ayan, na-hit po niya yan this May, ano, si Mentor Amy Symington. Siya din po ang responsible kung bakit po nagkaroon po ako ng YouTube video na to about my condition. Ayan, testimony ko po. Kasama po niya si Mentor Joseph, no, sa kanyang team po. Sila po yung may, meron po sila talagang photo studio, ano. Sila po yung nag-arrange ng ating YouTube video para ma-share po yung testimony sa maraming tao. Ayan. So, sobrang blessed po tayo dahil po, si Mentor Amy, lagi sinasabi niya na, no, favorite. Ako daw po ang kanyang favorite Barley Queen, ayan. Hindi po nagsisink in sa akin yung ganun. Pero, na-imagine ko po na yung responsibility ko po talaga, ano, kumbaga, ako po kasi nag-share lang naman po ako ng experience ko talaga sa ibang tao, ano. Gusto ko lang po kasi magbigay ng hope. Kasi po alam ko na yung mga ganitong condition, normally, sabi nga po sa sa cross cancer, minsan pag tinatanong, yung mga Pilipina doon, ano, mga nagwo-work, sabi nila, ano po ang sakit niyo, ate? Kasi syempre, hindi ka naman punta ng hospital kung wala kang sakit. Ano? Ayan, sabi ko po, stage 4, breast cancer. Sabi nila, talaga po, hindi po halata. Kasi iba po dito, kahit stage 1 pa lang, parang mamamatay na itsura. So, natawa naman po ako doon. Ano? Kumbaga, yun talaga, ano, primarily to give hope.
Kasi po minsan may mga tao talaga na nawawala na agad ng pag-asa, hindi pa nga sila lumalaban, hindi pa nga nila tinatry na gawa ng paraan, sumusuko na agad sila. So dito naman po, sinasabi po natin na hindi lamang po yung treatment, hindi lamang po yung barley yung makakatulong sa atin. Kailangan po, first of all, meron po tayong will to survive. Ayan, sa atin po muna dapat manggagaling. Ayan, at magkaroon tayo ng faith. Yan, ng faith po sa product, ng faith po sa ibang tao, sa mga doctors na humahandle po ng ating condition. Ayan po. Next po, Mints. At siya po talaga yung aking inspiration. My all-time inspiration. Imagine, ano? Ang nangyari po kasi sa akin na na-diagnose po ako with stage 4 breast cancer. Nagana po talaga ako ng testimony. Doon ko pa nakita yung testimony sa YouTube ni Miss Maritoni Fernandez. Kasi alam ko naman po na at this age of time, meron na pong cure dapat, di ba? Dapat, at the back of my mind, dapat meron ng cure sa stage 4 breast cancer. So yan, nakita ko pa nga po yung testimony ni Miss Maritoni. So sabi ko, gusto ko rin ng product na yan, ng barley na yan. Sabi ko, makakasurvive din ako dyan, pero hindi ko alam kung saan ako kukuha, kung kanino. Ayan po. So next po, Mints. Ayan, ito po yung isa sa mga ano rin, natulungan din po natin, na partner po natin dito sa Canada, ano, ang ating family friend po, si Mentor Edna, tsaka si Kuya Zaldi po, Angel, ayan. Si Kuya Zaldi po kasi, nagkaroon po siya ng 4-mild stroke, ano, December lang po of last year. Ayan, imagine, ano, 4-mild stroke. Ayan, so nangyari po, matagal ko na po silang binigyan ng barley. Sabi ko po kasi nga, dahil sa condition ko, ayan, maganda po yung nagagawa sa akin. Eh, dati naman po, wala naman po talaga silang serious na medical condition. So, ganoon naman po tayo, di ba? Pagka wala po tayong health condition, hindi po natin papansinin yung mga supplements. Ayan, kasi may kanya-kanya reason po tayo kung bakit. Ano? Para feeling natin confident tayo or probably at the back of our mind, baka naman ano tayo, in denial tayo na pwedeng meron tayong medical condition. Ayan, minsan may takot kasi tayo. Ganun yung nangyari sa akin, kaya lumala po yung aking lampa, no? Kaya naging cancerous siguro. Kasi more than a year na po nung since nagkaroon po ako ng breast lump. Ang inaano ko lang po sa sarili, sinasabi ko lang po sa sarili ko na hindi cancerous yan, hindi cancerous yan. Ayan, kasi ayoko po. I don't want to face the reality, the fact na it may be cancerous. Ayan. So nangyari po kay Kuya Saldi, uminom po siya na, inabot po ang kanyang blood pressure, no? Oo nga po pala, na-admit po siya sa University of Alberta Hospital, sa U of A dito sa Edmonton. Inabot po yung blood pressure niya ng 200 over 120. Imagine. Ayan, so nangyari po, may regular check-up po siya that day. Hindi na po siya pinauwi ng kanyang family doctor. Ang sabi po, ipapa-admit na nga po siya sa hospital dahil serious na po yung condition niya. So, nangyari po, 2 days po siya sa hospital, ayan, chinek po lahat, tapos binigyan na po siya ng maintenance drugs, ayan. So, nung umuwi po siya, naalala po nila yung binigay ko pong barley. Kasi alam po ni Kuya Saldi na marami pong side effects ang medication sa ating katawan. Ano? Lalo, unang-una na nga po yung liver, titirahin po talaga yung ating liver. So, ininom po niya yung ating amazing barley. Ayan, ininom po niya for 2 weeks. Kasi after 2 weeks po, bumalik po siya sa kanyang family doctor, may regular check-up. Nagulat po yung family doctor niya. Normal na ang kanyang blood pressure. Ayan, so sobrang thankful po talaga si Kuya Saldi. Ayan, hanggang ngayon po talaga, hindi pwedeng mawawala ng stock ng barley. Ayan, huwag nang magbenta, pero kailangan may barley lagi sa bahay. Ayan, buong family po nila ngayon, user na po talaga ng barley. Ang galing, ano? Kamaga talagang minsan, kailangan talaga may mangyaring ganito, ano? Para talaga maniwala tayo. Ayan, next po, Mints. Ito rin po ang isa sa deepest why ko, ano, aside from my family, yung aking mom po in the Philippines. Ayan. Siya po ay na-stroke way back 2014. Kaya po kami umuwi for vacation. Ano? Hindi po siya naging bakasyon kasi nga po, ano lang po, madalian siya dahil nga sa nangyari sa mom ko. So, ang takot ko pa talaga before stroke, kasi po ang father ko, nung na-stroke po siya, dead on the spot. Ayan, wala nang chance to survive. Unlike sa cancer, no? Kahit nga bigyan ka ng tanning eh, you only have 6 months to live. Okay pa po yun, at least may chance ka po. Eh sa stroke po, wala na, dead on the spot. Si mama po, noong stroke po siya, hindi na po siya nakapagsalita, hindi na po siya nakapaglakad, ayan. Na-paralyze na po siya, ayan po. So nangyari po niyan,
Na-realize ko po, ano, nagkaroon po din po kasi ng isang testimony from our other partner po from Sweden, kay Mentor Anders. Ayan nga po, na 4 years po siyang di nakapaglakad, pero after taking barley for few months, ayan, nakalakad po siyang muli. Kaya nagkaroon din po ako ng hope sa aking mother. Kaya po, in-start ko na rin po siyang painumin ng barley 3 times a day. Imagine, ano, umiinom po ako ng barley 3 times a day, umiinom po ng choco barley yung anak ko, pati po yung husband ko, tapos si mama 3 times a day din po ng barley. So, imagine niyo na lang po kung ano kalaking budget yan, kung ilalabas ko po talaga sa aking bulsa, ano, for us to be healthy. Pero dahil nga po sa kinikita natin sa ating business, hindi ko na po yun iniisip. Ayan, napaka-sustaining po ng business natin, ano, kahit mala, kahit pa sabihin mo sa ano lang, ano, sa use lang, ano, para sa personal use nyo lang po, para to be healthy, di ba po? Ang laking bagay po nun. Because health is wealth po talaga, para po sa atin, ano. Ayan, next po, men's. Ayan, ito po talaga ang aking angel ng buhay. Ayan po ang aking family friend and ang ating grand mentor, si Mentor Rachel Palomo and Mentor Sam Palomo. Ayan, napaka powerful at napaka pretty couple, beautiful couple po with beautiful heart. Ayan. Sila po ay family friend ko po dahil ang mother po ni Mentor Rach ay aking ninang po sa kasal, si Ninang Becca. Ayan. So nangyari po nung nalaman po ni, ano, siya po yung unang tao, si Mentor Rach, na naisip ko po nung na-diagnose po ako with stage 4 breast cancer. Kasi pag sinabi mong Mentor Rach, she knows about supplement. Ayan, nasa network marketing po kasi talaga sila for the longest time na. Pero I didn't imagine na nasa I Am Worldwide pala. Wala naman po ako alam na I Am Worldwide din. Sila din, tayo din po yung distributor ng Amazing Barley. So talagang sabi ko, Lord, talagang this is it. Meant to be talaga, no? Na talagang matry ko yung amazing product na tinake ni Miss Maritoni Fernandez. So nang nalaman po yan ni Mentor Rach, agad-agad po siya nagpadala ng barley sa Canada. Imagine, ano, wala pa po ako nilalabas na pera. Kasi syempre din po, wala naman po ako nang naipon na ganun din po kalaki before. Tapos syempre, yung husband ko po, skeptical pa po before, hindi naman, wala naman po dun yung support talaga na, o sige, kahit ano, pinabayaan lang po niya ako. Pero ako lang po talaga yung naghahanap ng paraan on how to survive, on how to battle my disease. Ayan. So nagpadala po agad si Mentor Rach ng napakadaming barley. Siguro at least good for 3 months yan. Sabi po talaga niya, ate, at least 3 times a day. Ayan, inom ko 3 times a day. Tapos siya rin po yung nagre-remind sa akin lagi na, ate, take a picture of yourself. Kaya may picture po ako na buti na lang. Sinabi niya po yun, ano, kasi magagamit pala talaga yung testimony ko in the future. Ganun po kalaki yung faith ni Mentor Rach sa product po natin. Sa Panginoon, of course, na tutulungan po talaga tayo, na gagaling po ako, na makakapagbigay po ako ng testimony para mag-share po ng hope sa mga tao may sakit din po. Ayan. Siya po ang salarin. Siya po ang nag-invite po sa akin sa business. Ayan. Sila po talaga yung naging responsible na tumulong po sa akin kung bakit din po natin na-hit yung ating Sapphire Elite Rank. Ayan. Sobrang thankful po ako sa mag-asawang ito. Kaya lagi po talagang nasa prayers ko po ang prosperity po ng buong dream team. Ayan. Thank you po, Mentor Sam and Mentor Rach, sa lahat po ng tulong, sa lahat po ng sa walang sawan yung pagsuporta po sa akin. Ayan. Next po, Mens. Ayan, ito po ngayon yung iniinom kong medication, ano, sa aking hormone therapy. Ayan, yung Ibrance. Kasama po yan, kasabay po yan ng aking injections, ano, every month. Every month na lang po. Pero napakano na po, manageable na po nung injections na nare-receive ko, ano. Kahit po napakaraming, ayan, may nakalagay po yung mga side effects, no. Imagine, magtitreat lang po ng cancer, pero ang daming side effects. May fatigue, may kung ano-ano pang mga side effects na nakalagay dyan, ano. Pero ano po, hindi ko na po nararamdaman yung mga side effects kasi talaga naman pong in over a year time, in almost 2 years na akong nagbabarley, ano, talaga pong ano na, napakaganda na po ng aking pakiramdam at hindi ko na po napapansin. Pag tinatanong sa akin, how are the side effects? I tell them, I feel perfect. I don't feel much side effect anymore. Parang, kumbaga yung hot flashes na lang kasi po talaga pag nag-chemo ka, tsaka hormone therapy, shutdown na po ang ating ovary. Ayan. So aside from fatigue, may nausea and vomiting. Hindi ko po naramdaman yan ever yung vomiting, ano. Thank you po sa ating product, sa Amazing Barley. Hair loss or thinning, may side effect po na hair loss yan, pero ayan, obvious naman po, nag-grow po yung ating hair, humaba, ano, hindi po tayo nagkakaroon ng hair loss. Ayan. Sabi din po, ayan, next po, men's.
meron din siyang side effects na skin rashes or dry skin. Ayan, wala naman po so far, ano? Hindi naman po natin, wala naman po ako nakikita na rashes, wala din pong dry skin na nangyayari. Tapos sabi, meron ding decreased appetite. Ay, naku, wala po tayong problema. Never po ako nagkaroon ng issue sa appetite. Ayan, napakagana po nating kumain. Ayan, sabi, may numbness din daw po, tingling or burning in hands and feet. Ayan. So wala po tayong mga ganyang nararamdaman. Ayan. Thank you po sa ating product na lumalaban po sa ating disease. Ayan. Ayan, so yan po yung mga ano, ayan, ito po yung last na aking check up po ano nung April 29 po yung last treatment ko. Pinaka-latest treatment ko ano, yung next po is May 21. Ayan. So nangyari po diyan, okay naman po ano, okay naman po lahat ng vital signs ko. Nang kinausap po ako ng family doctor ko, ito May 4 lang, ayan. Kasi ano nga, looking forward nga po ako for surgery, ayan. Pero ang sabi po ng aking oncologist, there's no need for surgery, but it's still up to you. Kasi sabi niya, as long na okay na yung nararamdaman mo, we'll just stick to that and to the treatment. Kumbaga siguro dati, ang liit lang na ano, nililimit ko lang yung sarili ko doon sa thinking na surgery is the only way for me to be cancer-free. Mali pala yung mindset ko, ano? Kasi sabi ni Lord, anak, you don't need surgery because I will eliminate all the tumor for you. Kumbaga, you don't need to worry. Just be still. Ayan. So, sobrang ano po, sobrang na-amaze pa rin po ako every day of my life dito po sa journey ko sa aking sakit, ano. So, napakadami pong revelation sa buhay ko. Ayan. Thankful po ako sa nangyari. It's a blessing more than ano po, more than anything else. Ayan. Next po, Mens. Ayan. So, ito po ang partner ko po sa aking buhay ngayon. Ito po yung nag-e-extend po ng aking buhay. Of course, ang atin pong author ng buhay, ang ating Panginoon, ayan, ito pong barley, yung ginamit niya, no? Kasi kahit naman noon pa talaga, di ba, yung mga tao nga before, in ancient times, di ba? Kaya bakit ba hundreds of years ang kanilang buhay? Dahil nga po, sa healthy yung mga kinakain po nila, ano, at iniinom nila. So, ito po yung ating organic barley. Wala po nakahalong kahit ano dyan. Kaya naman po tayo nagkakasakit ngayon, ang dami nating fillers sa mga kinakain ay natin mga additives, di ba? Eh, puro mga man-made naman po kasi yan. Ito po, paggawa po ng Panginoon, wala pong nakakasama po sa atin. Ayan, lagi ko pong iniisip, ano, itong Bible verse, yung Galatians 6:9, do not get tired of doing what is good, for at the right time, you will reap a harvest of blessing if you do not give up. So, yun lang po lagi talaga yung tumatatak sa isip ko. Every time po na nag-share po ako ng aking testimony sa ibang tao, kahit po, i-reject po nila ako over and over. Hindi po ako nababahala sa rejections, ano? Kasi the Lord knows what's inside my heart that I'm doing this to share hope po. Not po, hindi lamang po para kumita, ano? More than earning, ang ating pong first priority is about health po, di ba po? Ayan, to give hope po sa maraming tao po. Alam ko po na in a family, meron po talagang may mga health conditions dyan, ano? So, at kahit po healthy po tayo, if we think, ayan, you can never be sure if you're really healthy. kailangan lang po talaga maging, yung lifestyle po natin, i-watch out po natin, ano? And of course, kailangan po talaga ng ating lots of prayers and faith to our Lord. Ayan, and ayan po. Thank you very much po. And once again, my name is Genevieve Capulso po, and I am worldwide. Yun, maraming salamat, Mentor Jen. So, my test, Mentor Jen, okay naman po yung boses po, no? Yes po, Ments. Ayan, okay po. So, guys, grabe yung kwento ng Mentor Jen, ano? Actually, ako mismo is, yun nga, Mentor Jen, no? Hindi po ako, ano, healthy talk. Ako pa, ay okay pa naman yung health ko. Pero nakakaramdam talaga, I mean, nakaramdam ako ng yung kwento mo na what, nagtatanong ko sa sarili ko, what if sa akin mangyari yan? So, talaga, ano yun, no? Kung ako nga, eh, wala pa sa akin, nagiging emotional na ako. So, kaya po ako, Mentor Jen, talagang nabilib ako po sa inyo, okay? Nabilib ako sa inyo, Mentor Jen, Mentor Christy, alright, dun sa testimonial po ninyo, na kung saan talaga naging brave, you have to be brave and strong enough, no? Para to face the trials, no? Kasi, ano yan, eh? Hindi siya simpleng, ano, eh? Hindi siya simpleng kondisyon. It's not a simple condition na kung saan po we're again, no? Kaya nga po, natutuwa din ako, we have our amazing health and wellness product, lalo na po ang ating amazing barley.
Okay guys, sa mga members po natin dyan, no, kung na-inspire ka at nabaliw ka sa mga nabaliw ka ngayon sa mga sharing po ng ating mga sharer for this evening, comment ka po sa baba ng I am inspired, alright? At guys, ito lang tip ko, ano ko lang, favor ko lang po sa inyo. I just wanna ask for a favor, no? Guys, kung kasama mo yung pamilya mo dyan, bawat isa sa kanila, yakapin mo. Okay? Yakapin mo. Yakapin mo sila. Especially your parents, if you're together with them. Okay, yakapin mo sila. Pag malayo sila, i-text mo sila, tawagan mo sila, mamaya-maya, alright? Kung kasama mo sila, yakapin mo sila. Just say, I love you. And then, that's it. Tapos kung may barley ka, bigyan mo. Kung may magulang ka, wag mong singilin, bigyan mo. Baka naman singilin mo pa ng ano yan eh, barley. Tapos sasabihin mo sa kanya, ma, I love you. May tatlong box akong bibigay sa'yo. Bayaran mo, 1-5 po, ganun. Okay, magulang mo yan. Okay, ano lang. Okay, magulang yan. Ibig sabihin, ang kailangan lang is, ano, wag, sorry to say, pero wag ka naman maging makapal, okay? Bigyan mo magulang mo ng libre. Bigyan mo ng libre. Sorry, pero being emotional right now, kasi I don't want to see my parents to be like, I mean, in that situation, kasi alam ko ugali nila, okay? Okay, hindi sila tulad nyo kasi brave enough kayong dalawa, guys, no? Pero yun nga, okay, I don't want to be emotional with at this time kasi talagang, alright, okay, ito na yung portion natin. Again, Mentor Christy and Mentor Jen, no? Maraming salamat po sa binigay nyo pong oras, talagang. Kasi sa negosyo ni I'm Worldwide, guys, hindi lang talaga successful people with regards sa finances yung pwedeng makuha ng bawat tao the moment sumali ka ng I'm Worldwide. You could also be healthy to live longer and at the same time help other people then na to be okay with their health condition kung meron man sila ngayon. Alright? So ngayon, Mentor Jen and Mentor Christy, may mga katanungan! Ayan na. May mga katanungan po ako para po sa inyo, no? Kasi alam ko po, yung posing condition po ninyo ay na. So, gusto ko talaga marinig itong mga sagot po ninyo sa mga itatanong ko. Ayan na. Okay guys, kayo ba? Ready na ba kayo sa question and answer portion naman natin together with the Mentor Jen and Mentor Christy? If yes, comment ka sa baba ng I am ready. Ayan. Okay, so medyo, actually lang guys, by the way, Mentor Christy and Mentor Jen, sa Facebook ay medyo late ang pasok ng ano lang, masiguro mga 5 seconds I think. Oo. So, ganun siya. Ayan. Alright, maraming salamat sa iyong mga comments guys. Okay, so ito po, no, number one, Mentor Jen and Mentor Christy. Ito po yung question ko. How did you feel when you were first diagnosed po with your in your condition po? Ano po yung naging pakiramdam po nila nung nalaman po nila yung kanilang case? Alright? So, kung sakali po ba, Mentor Christy, okay lang po ba? Start po tayo sa inyo. Oh, yes, thank you. Thank you, Mentor Kevin. So, anong question niyo po? How did I feel, no, when I was diagnosed with my condition? So, at that time po, I was very young. And, syempre, I have Nico. Tapos, nandun na kasi ako sa stage na, alam niyo po yun, yung career mode, yung isip mo, papunta ka na doon sa pinaplano mo para sa buhay mo. So it was really very devastating na pupunta ka sa ospital, hindi para isang nurse, kundi para maging isang pasyente. So to the point din po na on shock kasi nga never heard yung sakit na yun. Kailangan mo talaga siyang i-Google, tsaka you don't know what to expect. And ang pinakang na-feel ko po talaga noon is helpless, sobrang helpless kasi nararamdaman ko na malakas po yung aking mind pero yung body ko talaga it's deteriorating. So ayun siya, mens, nung nalaman namin na nowhere to be found yung sakit tapos biglang lumabas. I understand. Maraming salamat, Mentor Christy, no? How about you, Mentor Jen? Ano po ang reaction po nila during that time? Oh.
Ako po mens kasi yung breast lump ko po, matagal na po talaga siya, no? Over a year na bago po ako ma-diagnose. In denial lang po kasi ako na may possibility na maging cancerous. Kumbaga nandun yung fear ko na harapin yung truth. Kaya hindi po ako nagpapa-check up before, no? Pero nung lumabas na po lahat ng symptoms, ayan na, meron na pong redness, wellness, may pain na ako talagang nararamdaman. So tsaka lang po ako bumalik sa family doctor ko para magkaroon ng complete check up. Ayan. Kaya nga po, pero nung nalaman ko po na stage 4, dun po talaga ako na-shock. Talagang na-terrified po ako. Kasi hindi ko po ina-expect na stage 4. Ayan. Noong una nga po, nagsabi pa yung college, stage 3 or 4. Talagang dasal pa ako ng dasal. Lord, sana stage 3 lang. Para akala mo talaga, ang laki-laki ng difference kasi ano, pag stage 3 or 4. Ayan. So, ganun po yung nangyayari. Noong una, in-expect ko siya. Kaya nung sinabi sa akin ng doctor ko, kumaga, in-expect ko na sabi ko na nga ba, cancerous, my God. Pero nung sinabi ng doctor na stage 4, talagang umiyak po talaga ako nung sobra. Alam mo ko, stage 4. Alright. Maraming salamat, Mentor Jen, no? Ito po naman ang susunod na question ko po, no. Nung nandoon kayo sa stage nung ano na, andun na yung critical, yung malala na yung illness or sakit. Ano yung pinaka kinatatakutan ninyo at during that time para kanino po kayo lumalaban? Mentor Christy? I thank you, Mentor. Syempre po, Mentor, di ba po, ang profession ko is nurse. Ito pa po yung medyo funny kasi ang pinakang gusto kong unit is dialysis unit. Tapos, so nakapag-duty po ako doon and all, so alam ko how it works. So, ang pinakakinakatakutan ko nga, yung pang pinakang gusto kong unit, ako pa yung madadialysis. Tapos, alam ko po how it is for the families who are undergoing dialysis. It's very stressful. Every week, andoon ka, parang halos wala ng buhay. Hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo. And my daughter is very young. So, sabi ko po talaga when I was on that stage na no matter how you feel, di ba, kahit ano pa man, you should never give up. Laban ka talaga kasi po, of course, it's for my daughter, it's for Nico. Siya talaga yung naging reason, tsaka siya talaga yung reason kung bakit ako lumalaban. Alright, maraming salamat, Mentor Christy, ano? Ayun po, how about you, Mentor Jen? Ito po yung baling kanyang tanong ko po, no? Nung nandun po kayo sa stage nung malala po yung illness or yung problem po, no? Ano po yung pinakatatakutan ninyo at the same time, para kanino po kayo lumalaban during that time? Kapag nasa terminal disease ka, di ba? Siyempre, ako talaga, honestly po, ano, hindi po ako natatakot for myself na kunin ni Lord. Ang fear ko po, syempre, maiwan ko po yung daughter ko, which is 8 years old. So, inisip ko po talaga ahead of time na anong mangyayari sa anak ko? Paano siya lalaki? Walang guidance ng nanay. Iba po kasi talaga pag nanay, di ba? Kumbaga, ikaw lahat nagturo dyan. Ikaw yung nagturo maglakad, magsalita, di ba? Kasi nung pinanganak ko po yung daughter ko, kaming dalawa lang, wala pa po yung father niya. No? Kasi contract worker po ako before. So, yun po yung takot ko na hindi ko siya mabigyan ng guidance. So, sabi ko, paano mangyayari? Kasi yung husband ko, alam ko, mahina, emotionally, mahihirapan para tanggapin kung sakali po na hindi ako makasurvive. Ayan po. Ayan. By the way, Mentor Jen, no, mayroong isang tanong, okay, Mentor Felix Covarrubias, no? Ano po pala ang ginawa po ninyo after nyo malaman na meron po kayong stage 4 cancer? Ano po, syempre, iniyakan ko po ng sobra, no? Pero after a while, hindi po ako doon nagsettle. Inisip ko po, nasa ganitong age na tayo, no? Marami nang gumagaling sa mga iba't ibang klase ng cancer. Yun nga lang, pinagkaiba, stage 4 po kasi ako, no? Positive, optimistic naman po akong tao ever since, kahit na nagkasakit na ako ng ganyan. So, inisip ko talaga una, maghahanap akong testimony ng mga nakasurvive with the same disease, breast cancer. Ayan, talagang naghanap ako sa YouTube. Doon ko po nakita si Ms. Maritoni Fernandez. And it all started. Ayan, maraming salamat po. Okay po, no? So, ito na po yung susunod na tanong ko. What was your biggest parenting challenge during your health treatment and into survivorship? Mentor Christy? Ayun. Siguro po, ano, I can remember that time. I was in so much pain. Sobrang in pain talaga ako kasi po if you're sa healthcare po no kung paparate ng 10 yung pinakamasakit tapos 1 yung hindi pinakamasakit nasa 11 po ako even ang taas na nung dosage nung gamot na tinitake ko. So that time
nakikita ng daughter ko na in pain ako. Lumabas siya ng bahay. Tapos ang ginawa niya, sa sobrang helpless niya, tinawagan niya po yung mom ko na nasa US para umiyak ng umiyak. Tapos ang sad nun, kasi yung nanay ko po, wala rin naman siyang magagawa. Wala rin siyang magagawa dun sa sitwasyon ko po. So, ang sakit-sakit po na nakikita ng daughter mo na you're in pain and you're so weak, na kapag siya yung mga nangailangan, hindi mo siya kayang ipagtanggol. So, yun po yung ano. Yun po yung, it's really something na ano. So, tama ba? Ayun siya, Ben. Sorry. Okay. Sorry po. Siyempre, pag nanay po, tapos anak mo yung ano involved, iba pong usapan eh. Correct. That's true. Ayan. Okay po, no? So, sige, proceed po tayo kay Mentor Jen, no? So, yun po, Mentor Jen, no? So, ano po yung, what was your biggest parenting challenge during your health treatment and into survivorship? Sa akin po, Mens, kasi. But 8 years old yung daughter ko, no? Nag-breast cancer ako. So, parang imagine mo, dati ang ano ko, ang discernment ko is, sasabihin ko ba sa anak ko or hindi? Kasi baka masyado pa siyang bata para intindihin or o baka magka-phobia, matakot, kasi ganun. Pero nagulat po ako one time, sinabi po niya sa akin na, Mommy, you have cancer, right? Nagulat ako, sabi ko, how do you know that I have cancer? Sabi niya, of course I can understand. Nagka-Tagalog na nga po kami nag-uusap mag-asawa para hindi niya maiintindihan pinag-uusapan namin about my disease. Pero naiintindihan po niya. So maganda doon, ano po, nagiging napaka-ano po niya sa akin, na nasusuportahan po niya ako in a way. Ang mahirap lang kasi kapag nasa ibang bansa ka, lalo na pag kayo-kayo lang talaga, di ba? Lalo na nagkasakit ka, iisipin mo na nga yung sarili mo kung paano mo alagaan yung sarili mo. Meron ka pang anak na kailangan mo alagaan. Hindi naman pwede na sabihin, anak, syempre nag-work husband ko, anak, huwag ka muna kumain na kasi mami masama yung pakaramdam, hindi makapagluto. Ako titiisan ko yung gutom ko, pero hindi ko naman pwedeng tiisin na hindi kakain yung anak ko. So, although naging challenge siya, pero yun yung naging driving force din sa akin to get up every day. Kasi may anak ko na umaasa sa akin. Ayun. Eh, maraming salamat po, Mentor Jen, Mentor Christine, no? O nga naman, actually nga, Mentor Christine, Mentor Jen, no? Yung tawag dito, anong nangyari kasi para sa in your case kasi, parang karami kadalasan sasabihin ng iba ay talagang, yun nga, pag the moment, kung ako nasa lugar po ninyo, the moment sasabihin sa akin na no cure, okay, yung condition ko, talagang hahagulgul din ako during that time. Ako hahagulgul ako, tatamdamin ko yon. Pero I think, tulad din yun ninyo ako na hindi rin ako mag-stuck doon and I will make a way. Just like what happened to kay Miss Maritone Fernandez, di ba? Meron siyang ano eh. So ito po, which is connected, which is connected sa next question. Oh, ayan po. So again, no, napakagaling po talaga na ano, ng, nga pala, isi-share ko lang din po sa inyo, no. Meron po ako narinig sa isang preaching. Ang sabi nga po niya, having no problem, it's not normal. Kasi sabi nga, the moment magka-problem ka, you're a candidate for a miracle. Kaya nga, pag ikaw miss, pag ang tao, wala siyang problem, ibig sabihin, hindi siya normal. Kaya kung may problem ka, candidate ka for a miracle, which is para pong, kung ako nagkakamali partners, ano, Mentor Jen and Mentor Christy, that's what happened to you guys. Ibig candidate ka for a miracle. Okay, so ngayon po, no, again, I am worldwide, maraming salamat for sharing this kind of product that we have right now. Hindi lang business plan yung binibigay mo sa mga members po natin at sa mga, tagpo dito, mga members po ng IM Worldwide, alright, talagang tinututuo nyo yung sinabi nyo po sa amin na we give hope to people. Again, IM Worldwide, maraming salamat po. So let's continue with my question po, no? Ito na po, why have you decided to take Amazing Pure Organic Barley instead of just merely taking the medicines that the doctor prescribed? Ayan. Mentor Christy? Yes, Mentor. On my case po, Ment, I'm already taking the medication pero it's not helping me. Imagine nyo, Mentor, ang reseta ko sa akin ay antibiotic every day for 1 month and then I have to change it again for the next month for the rest of my life. So I really took the pure organic barley out of desperation na po. Kasi imagine, they're trying to prevent me from having UTI para nga hindi ma-damage yung kidney. But the
the medicines na ibinibigay po nila sa akin, yung antibiotics, sobrang lalaki, eh madadamage din naman po talaga yung kidneys ko. So, nung pinakilala po sa akin yung barley, and I have tried supplementation nga rin po talaga before, I found it really, really cheap. Napakamura po ng amazing pure organic barley. Imagine in one sachet, in one box, you can take it in 10 days. Yun nga pong sa 1,000 po ha, pesos. But before, ang aking nakuha na ibang brand ay 1,500. At never po ako nakakuha ng discount doon for years and years and years. Bumibili po ako doon nang walang discount. Mag-aantay ka para magka-discount. Di ba po? So, I really found it mura po talaga siya. At yun nga, masusustain ko. Kasi when I now start to retail, yung barley ko po libre na. Makapagbenta ka ng isa, may libreng barley na ako. So I'm really, really thankful to IAM Worldwide kasi right now, I really pledged lifetime ko po siya iinumin and I'm so happy that I'm just getting it for free kasi I'm also selling the products already. Thank you po, Mentor. Maraming salamat, Mentor Christine. No? Ngayon po, Mentor Jen, no? So yun po, no? Tanong ko po kanina, why have you decided to take Amazing Pure Organic Barley instead of just taking medicines that your doctors prescribe? Ayan, if we can remember po yung sinabi ko a while ago, ano, ako po yung naganap talaga ng testimony ano, ng mga nakasurvive po sa breast cancer. So, dahil naniwala po ako doon sa nangyari po kay Miss Maritoni, so gumamit po siya ng organic barley. Ano. So, inanap ko po talaga rin yung organic barley, pero hindi ko alam kung saan ko makikita. At the back of my mind, gusto ko siyang itik. Naging blessing in disguise po talaga na nung shinare ko po doon sa family front ko, si Mentor Rich Palomo, ayan, nagataon na sa IAM Worldwide pala siya. And then, nandun din yung hinahanap ko na organic barley. Alam ko po kasi na kapag nag-chemo treatment po ako, magiging lantang gulay ako. Kasi papatayin talaga lahat ng cells ko, good and bad, damay-damay na. So, kailangan ko pong lumaban, kailangan ko pong magkaroon ng strong immune system, di ba? Para makasurvive po sa treatment ko. Ayan, hindi ko po nineneglect po yung fact na kailangan ko ng treatment. Naniniwala po ako sa treatment. Pero kailangan ko din po na maging healthy po. Ayan, kailangan ko po ng nutrition sa aking katawan. Ayan. Ayan, maraming salamat. So actually po, mayroon pong follow-up. Ito follow-up. This is what I think. Naging follow-up question po siya doon sa tanong po natin. No? Patients and family will not normally defy yung advice ng onco nila not to take any other medicine or herbs. So kayo po, no? Tingin nyo, ano po kaya may papayo nyo sa kanilang pamilya and how they can then bring up with their onco? Okay, Mentor Christy? Sa akin po, mens, yung sa experience po kasi namin dito, like for example for Ate Marquisa, she had boldly say na hindi talaga niya sinabi sa kanyang onco. Though nung later on, after niya nang maging 6 months cancer-free, tsaka niya binanggit ang barley. And nasabi naman nung kanyang oncologist, kasi they cannot believe it eh. For Ate Marquisa's case, nandito po siya sa Sweden, yun nga po, na hindi makapaniwala yung mga oncologist niya na after 6 months ay maka-cancer-free siya. So doon niya na rin nabanggit po na during the chemotherapy, tinitake niya yung barley and nakita naman po, wala naman po silang nasabi or anything. But for Ate Marquisa's case, it's her personal. Siya po talaga ang nag-decide na hindi niya sabihin or mag-take ng barley with the chemotherapy even if yung partner po niya is ayaw. So yun po yung naging personal decision niya. So it really comes on a personal, para po sa akin, it's a really personal decision dun po sa tao na may sakit. Alright, maraming salamat, Mentor Christy. Ano? How about you, Mentor? Yes po, Mens. Tama po yan, ano? Tama yung sabi ni Mentor Christy. Ayan. We all have a choice po. Yung treatment po, choice din po natin yan. Ano? Choice ko po yun. So, pinili ko po na magkaroon ng treatment. And as well, pinili ko rin po na mag-take po ng supplement. Ayan. So, it's a personal decision. So, tinitake ko po balance yung dalawa, yung science po at saka ito pong organic product natin. In the first place naman po kasi, wag niyo na lang po isipin na meron akong
Sakit. Nagbabarley po ako kasi organic siya. Wala siyang, parang umiinom lang po ako ng tsaa. Umiinom nga po ako ng tsaa, di ba? Ng kape. Kahit po wala akong sakit. So, parang uminom lang din po ako ng normal na tsaa, pero may sakit po ako. Kumbaga, nadagdag lang po yung sakit. Pero ganun pa rin, umiinom pa rin ako nun. So, wala pong kailangang malaking decision na i-take dito po. Ganun lang po yung mindset natin. Parang uminom ka lang ng tsaa. So, paano po siya mag-i-interrupt po sa aking treatment? Wala pong interruption na mangyayari. So, kailangan lang po ng proper mindset. Ayan po. Ayan. Maraming salamat. Wala siya siguro ako rin mentor dyan, mentor Christine. Kumbaga, in my case ko, may ganyan akong doctor na sinasabi ito, gamitin mo kagagamit ng supplements. Tapos sinabi niya, ganito ang lifespan mo. Teka, ang hirap mag-release. Para sa sarili ko, sabihin ko sa sarili ko, teka, ang hirap mag-release. Pag wala akong ginamang solusyon, doon na. Di ba? So parang, it's a matter of life and death. So, I need to do everything to survive. Di ba? Especially, kung may mga anak tayo, we have, alam mo yung tulad nga, sabanggit mo, mentor dyan, mentor Christy, di ba? Isa sa mga lagi natin iniisip dito, yung mga anak na may iiwan, tama? So, kailangan to. Ako siguro, ako, ang itadagdag ko lang, mentor dyan, mentor Christy, no, may papayo. Kung may mga pasyente, kung may mga right now po nakikinig ka ngayon at alam mong may kamag-anak ka na mayroong nararamdaman at sinabi ng doktor niya, ganito na ang case niya, walang cure, why not try to invest? Try niyo po yung barley. Wala na pong masama. Wala namang mawawala kung hindi mo, wala namang mawawala kung hindi mo susubukan. Okay? Pero yun nga, no, nakakalungkot pag iba naman ng, sorry to say, pero mas nakakalungkot pag naman siya ang nawala. Okay? So, for me, kung may family akong ganyan, invest talaga ako. Try. Kasi wala namang masama kung ano natin, susubukan natin. Again, maraming salamat, Mentor Christy, Mentor Jen. And partner, sorry, I forgot your Orlando. I think yun ang pangalan yun. Maraming salamat sa question mo, no? Alright, so, ayun, no? Sabi nga ni Mentor, Mentor Belen, ayan. True, we always drink coffee or tea. So, why not barley? Yes! Maraming salamat. Okay, so ito po ang next question ko, mentors, ano? Ito po. What do you think are the changes in you? Okay? After you gone through with those hardships. Ayan. Kumbaga, ano ba ang natutunan po natin? All right? Kumbaga, ano po ang ano pagbabago? Ayan. So, Mentor Christy, ano? Oo. Thank you, Mentor Kev. So, ako kabaliktaran ako ni Mentor Jen eh. Sa kanya, wala siyang kinwestiyon nung parang nagkasakit siya. Ako naman totally kabaliktaran. Sabi ko, Lord, bakit ako? Bakit, alam mo yun, bakit ako magkakasakit ng ganito? Diba? Sa lahat-lahat. Bakit ako pa? Parang ganun po, no? But then, through this hardship po, no? Ganun pala talaga. Meron talagang plan si Lord sa buhay natin. Diba? Na, I could never imagine to be here, to be speaking to almost 1,000 people right now, sharing my testimony and being a blessing to other people kung hindi ko po ito idinanas. Di ba po? And isa pa po sa naging change talaga, before talaga, yung buhay ko parang ano lang, go with the flow. But right now, I wake up every morning na very meaningful. Kasi alam ko, the next morning, may makikilala na naman ako who would life would be changed katulad ko dahil sa barley. Kasi po, di ba, we constantly share naman eh. We are proud agents of hope of I Am Worldwide. So, very excited po talaga ako every day. So, napakalaking change po niya. Binigyan niya po ako ng meaning, binigyan niya po ako ng purpose. Ayan, maraming salamat, Mentor Christian. Salim po, binigyan, Mentor Christian, sabi niya po, aya, binigyan siya ng purpose. Ayan. Binigyan po siya ng reason. Ayan. Maraming salamat, Mentor Christy. Mentor Jen, how about you po? Mens, i-address ko lang pala yung comment ni Miss Amy Peho. Sabi po kasi niya, nag-try daw siya ng isang barley, matamis daw. Sabi niya, baka daw lalo tumaas yung sugar niya. Pero no choice daw siya, kailangan daw inumin dahil sayang daw. Habang nawawala daw, umatagal na yung pamamanhid ng mga kamay at binti. Ayan. Ang experience ko po dyan, may mga ganyan din po nagka-question sa akin. Ano? Sabi po nila, bakit ang mahal-mahal ng barley niyo? Bakit yung ibang barley, mura lang naman? Ayan. So ginawa ko, pati tinignan ko po yung contents ng ibang barley na mas mura ng konti lang naman sa atin. Hindi naman ganun kalaki yung difference. Nakita ko po, meron siyang
sugar, meron siyang carbohydrates. So, mag-iingat po tayo. Yeah. Ayan po, pag mura po siya, it comes with a price. Ayan, kung ano po yung mas expensive, syempre po, effective po kasi siya. Ganun naman po talaga ang nature. Ano? So, ayan po, meron nga po sabi sa akin, ayun na lang yung sabi ko, anin ko yan. Hindi naman yun. Kasi talagang ano, bumili rin yung family friend ko ng ganyan kasi diabetic siya. Ano? Sabi niya, bakit matamis? Sabi ko, hindi ko po alam. Sabi ko, saan niyo po ba binili yan? Hindi naman po matamis ang ating amazing Barley. Yung pala may sugar content. Ayan. So sa akin naman po, Mentor Kevs, regarding po sa question niyo kung ano yung nabago sa buhay ko, malaki po, ano, malaking change sa buhay ko. Dati kasi nakafocus lang ako sa pagtatrabaho. Puro work, work, work lang to save, save, save. Ayan. Hindi ko po nakita kung ano yung pinaka, ano po, essential, pinaka-importante sa buhay ko, which is, of course, yung relationship ko po with God. Ayan. Natuto po ako, I found my faith. Kasi siya na lang po yung makakapitan ko in this desperate time. Ayan po, yung just na lang po yung makakatulong sa akin. Kasi talagang you will feel na imposible na talaga. Although syempre nandun yung ano ko, yung will ko to survive, yung pagiging optimistic ko, pero alam ko na malaking milagro na lang talaga para makasurvive, ano. Ayun, so doon po nagkaroon po uli ako ng na-link po uli ako back to my church, yung Gia Church po, ano, Jesus is Alive, ayan, sa Edmonton po, dito sa Alberta, Canada. So sila po yung nag-guide po sa akin spiritually, ayan. Dahil po dyan, naging active po ako sa Bible study, sa aming ministry. Nagtuturo na din po ako ngayon sa mga Sunday school kids, ayan, part po din po ako ng prayer meeting group namin. So, you see po, ito po yung pinagkakaabalahan ng isang cancer patient na katulad ko, ano. Yung oras ko po, dalawa lang po ang tatlo lang po yung napupuntahan niyan. Yung sa aking church, sa I Am Worldwide po, at sa aking family. So, doon lang po umiikot ang mundo ko. Nakita ko po yung kahalagahan ngayon, no, ng buhay. Yung lifestyle ko po, binago ko na po. Dati kasi, kumbaga, ang yabang-yabang ko, nandun talaga yung, ano, yung pride sa sarili na healthy ako, confident ako, healthy ako, wala akong nararamdaman. Pwede palang baguhin lahat ni Lord yan in an instant. Pero ginagamit lang palang itong situation, no? Sinusubukan lang niya kung gaano katatag yung faith sa kanya, di ba? Maniniwala ka sa proseso kasi si Lord naman, lagi siya may mas magandang plano para sa ating lahat. Kailangan lang natin magtiwala. Yan po. Ayan. Maraming salamat po, no? Ayan. Okay po, no? So ito po, last two questions na lang, mga partner, no? Bala, ito po, mga mentors, ito po yung isa. What words of wisdom or advice would you give to any young adult facing life-threatening illness? Ayan. Mentor Christy? Siguro po, ano, syempre po, have the faith in God. Yun naman po talaga ang unang-una. And syempre, if you have faith, wala ka pong fear or wala kang doubt. Diba po? Correct. So, always have the hope na to survive. Yun nga po, sabi ni Ate Jeno, you should... Ang barley naman po, galing yan kay Lord, di ba po? So, you should have the will also to fight for your life. Kasi, probably in our lifetime, marami po tayo dito na maring nakikinig, kakilala natin, na nagkakasakit or may terminal illness. But what makes the difference? Yun po yung kagustuhan mo talaga na bumangon at lumaban. At huwag kang magpapatalo. Diba po, hindi naman po tayo pababayaan ni Lord. So, laban lang. Diba po? Diba, Mentor Kev? So, yun po. Yeah. Ayan, maraming salamat, Mentor Christy. How about you, Mentor Jen? Iwanan ko na lang po yung Bible verse po na Matthew 6:33, ano? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Kasi po, pagka talaga pong nasa presence ka ni Lord, kahit ano po yung dumating na challenges sa buhay mo, no? Kung nakasuko ka lahat, sabi nga ni Mentor Christy, Mentor Ann, wala kang dapat yung katakot. Ayan. You will live at peace. Ayan. Nandun po yung love sa buhay mo ng Panginoon. Enough na yan to make you survive po lahat po ng challenges, lahat ng trials na darating sa buhay natin. Marami pong challenges, no? Hindi lang sa health. Pwedeng iba-iba naman ang challenge sa buhay. Pero kahit ano pang challenge yan, malalagpasan po natin lahat yan with the guidance of our Lord. Ayan. Maraming salamat po. Okay, so ito naman po, last question, mga mentor, no? Ano naman po yung mga advices nyo para sa ating mga viewers na wala pang nararamdaman or karamdaman? Mentor Christy? Yes po. Meron nga pong isang saying ng ano po ng virtual mentor ko. Sabi niya, health is a crown that the healthy wears, but only the sick can see.
So siguro po ang message ko lang, sana po wag na nating intayin na pumunta pa tayo dun sa estado na titingnan natin ang mga taong walang sakit, tapos sasabihin natin na sana ako din, sana ako healthy. Right now, we are being introduced with a very amazing product with an amazing company. So sana po you look into this, you study this, and grab the opportunity to give yourself a gift of health with our amazing pure organic barley and other products. So the choice is yours, but always remember po, the choice that we create today, it will create our reality tomorrow. So maraming maraming salamat po, Mentor Kevs, for the opportunity. Ayan, maraming salamat, Mentor Christy. Mentor Jen? Ayan, kung naniniwala po tayo dito sa Bible verse na our body is a temple of the Holy Spirit. Ayan. So kailangan po maging responsible po tayo, irespeto po natin yung ating katawan, ano? You can never be sure kung healthy ka po talaga. You need to have a regular check-up po. Ayan. Huwag po tayong matakot, huwag po natin tipirin yung sarili natin, ano? Kasi kaya nga tayo nagsisave, 'di ba, para sa health natin, para sa future natin. Ayan. So I'm very thankful po. I'm very blessed. Ayan, despite po sa nangyari, kasi kung hindi nangyari 'to, hindi po ako ma-introduce sa Barley, sa IM Worldwide. Imagine nagkaroon po ako ng new hope for my future. Ano? So, I'm really thankful to my mentors and to IM Worldwide. Ayan. God bless po sa ating lahat. Ayan. So, yun po, Mentor Jen, Mentor Christy, maraming salamat po sa pag-share po ninyong story po ninyo. Alam ko po na, alam ko po na marami pa po tayo ma-inspired, matutulungan na tao by sharing the opportunity, I mean, sharing the good news about the products. Okay. Nakakagulat lang talaga, Mentor Christy, Mentor Jen, kasi usually, kapag Philippine product, umiikot lang talaga produkto within the Philippines. But right now, all over the world, nakakarating po yung product natin. Especially, they're in Sweden, they're in Canada. And at the same time, because of our product po, ay nako, nadami na po niya, daming po talaga niya natulungan. At baka do you have any more message for them po, guys? Or okay na po tayo, no? Mentor Kevin, I just like to take the opportunity to thank, syempre po, yung mentor ko, si Mentor Rachel Palomo and si Mentor Sam Palomo. Kasi I always say, kapag may mga presentation or sharing, be very, very thankful sa nag-invite sa'yo or nagpakitala sa'yo ng produkto, because that person loves you, because that person cares for you. So I really thank them, yung power couple po na ito, because if not for them, di ba po, I cannot imagine where I am right now. So maraming maraming salamat, Mentor Rach, Mentor Sam. And of course, syempre, sa family po namin, sa Vikings, na very proud to share yung pong produkto natin, hindi lang po dito sa Sweden, but sa buong Europe po. So maraming maraming salamat. Shout out to all the Vikings out there. Ayan, Mentor Jen? Ayan, yes, I would like to send in po my gratitude, ano, to Miss Martoni na rin po, because she's my inspiration po, kaya po ako nag-survive. And of course, to my grand mentors po, ano, si Mentor Rachel Palomo and Mentor Sam Palomo. Sila po talaga yung nag-guide sa akin all the way po sa business, ano. So, if ever po, ano, hindi kayo man interested sa business, product user, dahil may medical condition po kayo, you will never know what's in store for you. So, just have a yes mindset po, ano, positive mindset, yung yes mentor attitude po, ano. Kasi you'll never know kung ano po yung pwedeng ma-miss nyo na opportunity, ano. So yung mga relatives po nyo, yung mga friends nyo na nag-i-introduce po sa inyo nito, ang kanila pong motivation po, ang kanila pong gusto lang po na mangyari para po matulungan po kayo, to help you, no? Hindi po kayo nila dadalhin sa kapahamakan. So let's have a respect for them po, and believe and faith in them at sa ating pong product and sa ating company. Ayan. Ayan. So again po, ano, para po sa maraming salamat, Mentor Jen, Mentor Christy. Sa mga nanonood po ngayon na hindi pa decided maging member, grabe guys, pag-isipan nyo na mabuti. Kung nagdududa ka pa ngayon, minsan kailangan mo talagang pagdudahan yung duda mo. Okay, kasi dito sa IM Worldwide, hindi lang sakit ng bulsa mo yung susolusyonan nito, kundi sakit ng health mo, susolusyonan nito for you to gain a good, sound health. Alright? I hope you learned something from our session, na-inspire kayo, okay? Kung naiyak man kayo, isa lang ang patunay niyan. Itong mga taong to, they are a real person talking with you para makita mo kung gaano kaganda yung opportunity ni IM Worldwide. By the way, again, my name is Kevin Ochoa. Alright, I am Kevin Ochoa and I am Worldwide. God bless po. More power sa inyong lahat. Bye-bye. Maraming salamat. Ayan. Thank you very much po. Alright, so, okay. We will end our live in 5, 4, 3, 2, 1.
Thank you, Mentor Anne.